Kabanata 987 hanggang 1,000. Mabuti, pagkatapos ay maghanda tayo ngayon, hahanapin natin ang Emperor Worm bukas. Nagtanong si Omi, Island Master, sabi mo alam mo ang Underground City, nasaan ito? May Underground City sa ilalim mismo ng Marshall Island. Itong Underground City, may nakapansin na ba nito dati? Siyempre, ngunit libu-libong taon na ang nakalipas kaya kakaunti na ang nakakaalam nito ngayon. Island Master, sa lahat ng nararapat na paggalang sa kasong ito, kung ang Emperor Worm ay nahuli na, kung gayon natatakot ako na wala na ito, at kung hindi pa ito nakuha noon, maaaring mayroon pa ring Emperor Worm. Huwag mag-alala, itinala ng kasaysayan na walang sino man ang nahuli, at kung hindi mo sasabihin sa akin, kahit ako ay hindi alam na ang mga Emperor Worm ay tumutubo sa mga underground na lungsod. Mabuti kung gayon, hayaan ang isang tao na maghanda ng isang mangkok at isang bote ng dugo ng manok, at ang mga kinakailangang kagamitan para makapasok sa ilalim ng lupa, tulad ng pag-iilaw. Mabuti. Inutusan ka agad ng Island Lord ang isang alagad na gawin ito. Omi, tapos na ang alak at pagkain, ihain ko na sila. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Salamat. Ilang ordinaryong babae sa nayon ang pumasok sa pavilion na may dalang masaganang alak at pagkain, at si Omi at ang Mulan Island Master ay nag-inuman laban sa isa't isa. Tanong ni Omi, Island Master, sabi ng Master mo may daanan daw papunta sa ibang mundo, matagal na siyang naghanap, may nakita ba siyang clue? Omi, kapag nahanap ko na ang Emperor Worm at pinahaba ang buhay ko, sasamahan kita sa paghahanap ng mga clue. Hindi ba nag-iwan ng anumang pahiwatig ang iyong amo? Nigel, iligtas din ito sa atin ng maraming problema. Paumanhin, mas mahina ako noon at inakala ng lahat na ang aking Panginoon ay baliw at hindi siniseryoso o walang pakialam kung ang aking Panginoon ay nakahanap nga ng ilang mga pahiwatig. Kaya, ngunit noon sinamahan ng aking Panginoon ang aking Panginoon sa buong mundo na naghahanap ng daanan, ngunit sa kasamaang palad, ang aking Panginoon ay matagal na ring namatay. Gayunpaman, maaari tayong pumunta sa pamilya ng aking Panginoon Ina, marahil ang aking Panginoon Ina ay nag-iwan ng ilan. Mga pahiwatig sa mga ina po ng kanyang pamilya bago siya namatay. Ang pamilya ng aking amo Ina ay si Yin Yuvilia, ngayon ay bumagsak si Yin Yuvilia, ngunit hindi pa ito namamatay, naalala ko na ang aking Panginoon at ang aking Panginoon Ina ay may isang anak na babae, ewan ko lang kung buhay pa ang anak nila, dapat patay na siya, tutal mas matanda sa akin ang anak ng amo ko, pati ako, ha? Senior, pagkatapos ay tulungan kitang mahanap ang Empyrean Worm Queen, maghanap tayo ng mga pahiwatig sa kabilang mundo, sasama rin ako sa pagsakay, tutal, makikipag-duel ako kay Wang Chi sa loob ng 3 taon. Nasa unang antas ka pa lang ng Unity Realm Great Perfection, habang si Wang Chi ay nasa 3 antas na ng Unity Realm Great Perfection at napakalakas pa rin, paano mo siya magiging kalaban sa loob ng 3 taon? Nangako na ako sa kanya, pagkatapos ng 3 taon, pupunta ako sa Wangjing City at papatayin ko siya, walang paraan na sisirain ko ang pangako ko. Kulang lang ako in terms of realm ngayon, but in the rest, I guess I'm not weaker than him. I came to visit you, Senior, this time. I actually want to ask Senior to guide me a bit para makalusot ako sa realm. Sumimangot ang Island Lord at sinabing, Omi, masaya akong tulungan ka, pero naabot mo na ang Unity Realm Great Perfection, sa level na ito, kung hindi ka pinalad, kahit anong pilit mo, nanalo ka, huwag ka nang umunlad, kung papaloren ka, huwag mo nang pilitin, unti-unti mo ring mauunawaan, sa totoo lang, hiniling mo sa akin na gabayan ka, medyo luji ako sa saan magsisimula. Senior, sabihin mo lang kung ano ka. Pagkatapos maabot ang Unity Realm Grand Perfection, paano ka napunta sa tuktok? The Marshall Island Lord recalled and said, noong una, hindi ko talaga maalala ang mga detalye, naalala ko lang na inabot ako ng mga 10 years, pero syempre, 10 years is already very, very fast. The reason why I stepped sa tugatog mula sa unang antas ng Unity Realm Great Perfection sa loob ng 10 taon noong una ay dahil, nakilala ko ang aking unang pag-ibig, siya ay higit sa 80 taong gulang na noon, at ako ay napakabata pa sa hitsura, at nanatili ako, kasama niya sa loob ng 10 taon na iyon, pinagmamasdan ang kanyang edad ng kaunti, at sa huli, namatay siya at inilibing ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Oo, iyon ang isang bagay na ginawa ko. Nagtaka si Omi, Senior, parang hindi ko masyadong naiintindihan, hindi ka ba nag-adventure o ano? Oh, Omi, Unity Realm Grand Perfection, nakatayo na sa tugatog ng mundong ito, ano pa ba ang dapat gawin, sa oras na ito, pagsasanay ang isip, pumunta sa puso upang maunawaan ang buhay, baka may mahanap ka, ang mind gets some sublimation, maybe, it will become, otherwise, it will be hard to go up for the rest of your life. Inalagaan ko ang dati kong unang pag-ibig sa unang 10 taon na iyon para medyo lumaki ang isip ko ng pangunawa, at pagkatapos ay mabilis akong pumunta sa itaas. Well, medyo naiintindihan ko, salamat sa paggabay ng senior mo.
Si Omi at ang Marshall Forest Island Lord ay malayang nag-uusap sa natitirang bahagi ng hapon hanggang dapit hapon nang lumabas si Omi sa pavilion. Ang Marshall Island Master ay nagayos na ng lugar para manatili si Omi at ang iba pa kaya hindi na kailangan pang bumalik sa Marshall Academy. Malalim na ang gabi, marahil ay tulog na ang lahat. Nakahiga si Omi sa bubong ng kubo na gawa sa pawid, nakatingin sa mga bituin sa langit. Paano ko kailangang intindihin ang buhay? Ano pang aspeto ng buhay ko ang kailangan kong hawakan? Buong magdamag itong pinag-isipan ni Omi, ngunit walang pumasok sa isip niya. Kinaumagahan, tinawag si Omi ng Marshall Island Lord. Omi, after breakfast, alis na tayo. Good. Hindi umimik si Omi. Pagkatapos ng almusal, umalis silang dalawa ni Omi kasama ang Marshall Forest Island Master. Ang bagay na ito ay hindi rin nalaman ng ikatlong tao, wala sa iba ang nakakaalam kung saan nagpunta si Omi at ang Island Lord, mas kakaunting tao ang mas nakakaalam, at para sa kaligtasan ng Marshall Island sa hinaharap. Sa ilalim ng talampas ng bundok, may napakalaking talon doon, napakaganda. Senior, saan ang pasukan sa Underground City? Itinuro ng Island Lord ang talon at sinabing, sa likod lang ng talon, may kuweba sa likod ng talon, may napakalaking bitek sa kuwebang iyon, lumipad pababa sa bitek at makikita mo ang Underground City, sumunod ka sa akin. Panipi. Ang Island Master ang unang sumugod sa talon, at siguradong may kuweba sa likod nito, pero nakaharang ito ng talon, kaya hindi ito makita ng mga hindi nakakaalam. Wow, medyo malaki ang kuweba sa loob. Sabi ni Omi habang lumilipad papasok. Omi, Terena, tingnan mo yung malaking bitak sa harap mo, napakahaba at malalim na bitak na yan, kung lilipad ka pababa mula sa bitak na iyon, makikita mo ang isang batong lungsod na nakabaon sa ilalim ng lupa, ang lungsod sa ilalim ng lupa ay ang lungsod sa ilalim ng lupa, ngunit dahil sa edad, ang buong lungsod ay naging mga fossil. Panginoon ng isla, bakit may malaking bitak? Posible bang ang buong bundok na ito ay isang bato? Tama ka, ang buong bundok na ito ay talagang isang bato. Wow, napakalaking bato din yan, nakakamangha ang kalikasan. Kabanata 188. Nanguna ang master ng isla, tumalon mula sa siwang sa loob ng kuweba at lumilipad pababa sa siwang. Ang bitek ay halos 3 metro ang lapad kaya napakaganda nito. Pagkatapos lumipad ng humigit kumulang ilang daang metro ang lalim, nakita mo talaga ang isang lungsod, at lahat ng bagay sa lungsod ay bato, mas malaki at kamanghamanghang kaysa sa underground na lungsod sa Gamora Empire. Gayunpaman, ang underground na lungsod na ito ay malinaw ding may mga palatandaan ng artificial na paghuhukay. Sinabi ng Wulan Island Lord na ito ay nahukay ng mga tao libu-libong taon na ang nakalilipas, at pagkatapos hukay ng underground na lungsod noon, walang natagpuan, at pagkatapos nito, ito ay naiwan, at hindi alam ng maraming tao sa mundo na mayroong isang underground city dito. Omi, maaari ba nating makuha ang Emperor Worm ngayon? Manam. Tumango si Omi at nagbuhos ng isang mangkok ng dugo ng manok at inilagay ito sa isa sa mga kalye ng dungeon, dahil nagkaroon ng isang karanasan, madaling gamitin si Omi sa pagkakataong ito. Kaya lang nagsimulang ilagay ni Omi at ng dalawang Marshall Islander ang dugo ng manok sa isang lugar. Ano ang matagal? Panginoon ng isla, ano ang pagmamadali, inabot ako ng kalahating buwan sa Gamora Empire. Ah, matagal na. Si Omi ay abala sa pagtatanong, by the way, Island Master, mayroon bang Earth Beast ang Underground City na ito? Noong nasa Underground City ako ng Gamora Empire pero napakaraming Earth Beast ang nakatagpo ko. Biglang natigilan ang Marshall Islander sa tanong. Ang unang website na m.consho8.net. What do you mean bigla kang na-freeze, Islander? Don't tell me na may mga Earth Beast talaga dito na napakalakas na kahit ikaw ay natatakot sa kanila ah. Medyo nahiya ang Marshall Islander at sinabing, Omi, sorry talaga, nagmamadali kasi ako kaya may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ano ito? May kakaiba sa Underground City na ito, at sinabi sa akin ng aming master na huwag akong papasok dito kapag walang nangyari. Bakit? Ang Marshall Island Lord ay napuno ng kahihiyan, dahil madalas, kapag ang mga tao ay pumasok sa Underground City na ito, sila ay nawawala sa hindi malamang dahilan, hindi na muling mahahanap. Ah! Ikaw, bakit hindi mo sinabi kanina? Paumanhin, gusto ko talagang mahuli ang Emperor Worm kaya hindi ko sinabi sa iyo, pasensya na. Pupunta ako, Island Master, kaya papasok tayong dalawa ngayon at kahit papaano ay mawawala. Ito, Omi, it's not necessarily la, hindi naman lahat ng papasok ay mawawala, may mga malas lang na kahit papaano ay mawawala. Kaya naman kakaiba ang lugar na ito, malas. Kaya hindi ko sabihin mo sa aking mga alagad dahil ayaw kong may makabalik sa mga susunod na henerasyon. Noon nang ilang beses kaming dinala ng aking Panginoon na wala ang isa sa aking mga nakatatandang kapatid sa hindi malamang dahilan.
Anong nangyari mamaya? Oh, at pagkatapos parang nawala lang siya sa mundong ito. Jeez, Island Master, masyado kang palihim, hindi mo ba ako tinutulak sa kamatayan? Omi, sorry talaga, nakalimutan ko din. Sabi ni Omi sa loob-loob niya, kakaibang nakalimutan niya, siguro natatakot siya na kapag sinabi niya ito ng maaga, hindi darating si Omi. Tila ang kalikasan ng tao ay makasarili, at ang Island Lord ay walang pakialam sa anumang bagay para sa Emperor Bog. Ang Marshall Island Lord ay ngumiti nang humihingi ng paumanhin, Brother Tang, hindi mo kailangang mag-alala masyado, sa tingin ko napakaswerte mo, hindi ka makakaranas ng ganitong uri ng malas, bukod pa, ang posibilidad na makatagpo ng ganoong bigla ang ilang daan o kahit isa sa 1,000 ang pagkawala, hindi ako naniniwala na magiging napakasama ng ating kapalaran. Damn, hindi takot sa 10,000. Kung sakali, by the way, paano nangyari ang bigla ang pagkawala? Ewan ko ba pumasok ako noon kasama ang mga kapatid ko, at naglalakad kaming lahat, tapos bigla naming napagtanto na ang isa sa mga kapatid na nakasunod sa amin ay biglang wala na. Kalunos lunos, sana ay hindi ito maging malas, hindi bale, nasa loob na ang lahat. Wala ring pagpipilian si Omi kundi ipagpatuloy ang paghahanap sa Emperor Worm dahil napakaliit ng posibilidad, hindi naniniwala si Omi na ganoon siya, malas. At kaya, sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Sa isang tiyak na sandali pagkatapos ng 10 araw, biglang naramdaman ni Omi ang paggalaw sa kanyang mangkok. Nalaman agad ni Omi na may Emperor Worm, at agad na tinakpan ni Omi ang bowl gamit ang kanyang palad. Ayon, may tumatalbog na invisible worm sa bowl, agad naman itong sinalo ni Omi gamit ang kanyang mga daliri. Nahuli mo ba? Ang Marshall Island Lord ay abala sa pagtatanong. Umiti si Omi, Island Master, congratulations, nahuli ng Emperor Worm ang isa pero medyo maliit lang, itong Emperor Worm ay tinatayang mga 1,000 taon pa lang. Tila noong hinukay ang lugar na ito noon, sinira nito ang ecological na balanse ng original na Emperor Insects dito, at ang original na Emperor Insects ay namatay lahat. Pagkatapos sa loob ng 1,000,000 taon, bagong Emperor Worm ay ipinanganak, at sila ay napakaliit pa rin. Malaki man o maliit, mas mabuti na ito kaysa wala, kaya ibigay mo sa akin na kunin. Agad na ibinigay ni Omi ang Emperor Worm sa Marshall Forest Islander para kunin. Sa loob ng kalahating oras pagkatapos, ang Mulan Island Master ay nakaramdam din ng patay na komportable pagkatapos itong kunin. Walang imat na sinabi ni Omi, Island Master, pwede bang tumigil ka na sa pagsigaw? Haha, wala namang outsider dito, ang komportable talaga, naalala ko nung first love ko, kumbaga, nung natulog ako sa babaeng una kong minahal, yun yung feeling I have, naranasan ko ang pakiramdam na ito sa mahabang panahon. Oh, napakaganda. Nag-goosebump si Omi at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na matagal ka nang hindi nagagalaw ng babae. Oo, mahigit 50 taon na akong hindi gumagalaw ng babae, hindi, more than 800 years to be precise, at hindi pa ako nagagalaw ng babae simula nang humiwalay ako sa first love ko, at nang muli ko siyang makilala pagkatapos, not gray-haired na siya, kaya natural na hindi niya iyon kaya, ang sarap sa pakiramdam. Trahedya ang naramdaman ni Omi para sa Marshall Islander, sa buhay na ito, isang babae lang ang naranasan niya, pero sa loob-loob niya, matinding pinanibig ang nararamdaman ni Omi, itong pakiramdam na iisang tao lang ang mamahalin niya habang buhay, kahit hiwalayan siya at mamatay. Hindi na siya magmamahal ng iba, ang ganitong uri ng pag-ibig, I guess it was wonderful. Sa kasamaang palad, si Omi ay lumihis na sa kanyang orihinal na intensyon at hindi na makakaranas ng ganitong uri ng pag-ibig muli. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Omi at ng Marshall Island Lord ang paghahanap sa Emperor Insect, ngunit pagkatapos ng halos 1 buwang paghahanap, wala na silang nakitang Emperor Insects. Island Lord, hindi na kami makatingin pa, wala na, 1 buwan na kaming nawawala, kapag hindi kami bumalik, natatakot akong mabalisa ang mga girlfriend ko. Sige, bumalik ka na. Medyo nanghihinayang sabi ng Island Lord. Naghanda si Omi at ang Island Lord na umatras. Ang Island Lord ay tumalon sa tuktok ng crack at lumipad sa tuktok ng crack at sinundan ito ni Omi. Hindi nagtagal, narating ng Island Lord ang kuweba na bato sa likod ng talon, tumalon sa sahig ng kuweba at sinabing, Omi, salamat sa iyong tulong sa nakalipas na buwan, kahit na ito ay isang maliit na insektong emperador, sa tingin ko ay dapat din of some use, I myself obviously feel that my vitality has grown much, I guess it won't be a problem to live for another 10 or 8 years, thank you. Balik tayo ngayon, bumalik ka at maayos na mag-toast kayong dalawa, salamin. Nang makita ng Island Lord na hindi sumagot si Omi, abala siya sa paglingon sa likod para tingnan kung nasaan pa rin niya si Omi. Kabanata 189. Omi, Omi, sigaw ng Island Lord sa gulat ngunit walang sagot mula kay Omi.
Ang island lord ay nagtaka kung hindi pa lumilipad si Omi, at agad na lumipad sa gilid ng bitak upang makita, ngunit pagtingin sa ibaba, walang tao doon, at sa husay ng martial arts ni Omi, walang paraan na hindi pa siya lumilipad. Oh God, huwag mo akong takutin. Tila may naisip siya habang nakaupo sa kanyang puwitan ang islander. Aba, bakit napakamalas? Omi? Omi? Lumabas ka dito? Saan ka napunta? Sumirit ang island lord na puno ng guilt ang puso niya. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, kinagat ng island lord ang kanyang ngipin at sinabing, Omi, wala akong pakialam kung nawala ka ba talaga o hindi, pero ako ang nagdala sa iyo dito, at kahit mawala ako kasama mo, kailangan kong bumalik sa dungeon para hanapin ka minsan. Kaya tumalon ang island lord sa dungeon at tumalon, nanganganib din siyang mawala, dahil na konsensya siya sa loob, ay hindi masyadong malas, ngunit sa kasamaang palad, muli, ang katotohanan ay napakalupit. Ang island lord ay naghanap ng isang araw sa dungeon, at bagamat alam niya na ang lahat ay hindi nagtagumpay, kailangan niyang magsikap para sa isang bagay para kay Omi. Noon, ang kanyang nakatatandang kapatid ay biglang nawala, at hinanap ng kanyang amo ang buong dungeon, ngunit sa huli, ang mga buhok ay hindi natagpuan, at ang lahat ay walang kabuluhan. Ang martial island lord ay umungal, ngunit sa wakas ay lumipad pabalik sa batong kuweba sa likod ng talon sa desperasyon. Omi, pasensya na sa ginawa kong pananakit sa iyo. May kasalanan ang island lord. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, lumipad ang island lord mula sa talon, at ang nalulumbay na island lord, na labis na nanlulumo, ay gumawa ng biglaang pagsabog ng kapangyarihan, at ang pool sa ibaba ng talon ay sumabog, at ang lahat ng tubig ay sumabog sa hangin, at ang antas ay biglang nahayag sa ibaba. Tandaan ang URL conchu8.net. Gayunpaman, walang anuman sa ilalim kundi tumatalbog na isda. Si Omi, wala na talaga, katulad ng kuya niya noon, at tulad ng marami pang nawala sa kasaysayan, hindi na muling makikita pa. Omi, pasensya na. Kinailangan ng Wulan Island Lord na tanggapin ang malupit na katotohanan at hilahin ang kanyang pagod na katawan pabalik sa kanyang tila utopia na tahanan. Sa tahanan ng Island Lord, mahigit isang buwan nang wala si Omi at ang Island Lord, at sila ay naiinip na rin at sobrang balisa. Miss Shu? Wala kang dapat ikabahala, umalis na ang master ko kasama si Omi, dapat may something sila, sa lakas ng master ko, mahirap na magulo si Omi, kaya maghintay ka lang. Parang pitch ang lugar na ito, Blossom Garden, mag-practice kayo ng mabuti dito, kung meron man kayong hindi maintindihan, pwede nyo rin po kaming tanungin, handa kaming lahat tulungan kayo. Ngunit hindi sila umimik, at ngayon ay hindi pa sila bumabalik ng higit sa isang buwan, masyadong nakakalito, paano ako hindi mag-aalala. Sabi ni Shu Mei Chen. Natawa si Jin the Wist, ang isang buwan ay wala, ang isang taon ay hindi nakakagulat. Ugh! Si Shu Mei Chen, Liana, Simren, at Xiaoming ay bamaantong hininga ng walang magawa at nagpatuloy lamang sa paghihintay. Noon lang biglang nakitang bumalik ang Martial Island Master. Bumalik na ang Island Master. Guro, Guro! Senior Island Master, saan ka nagpunta, nasaan si Omi? Agad na tumalon ang lahat at ang pangit ng mukha ng Martial Islander, ngunit dahil kinain niya ang Emperor Insect, nakaramdam siya ng pamumula at punong-puno ng buhay, katulad ng dati noong malapit na siyang magkaroon ng kanyang malaking araw. Nagkaroon ng isa pang malakas na pagkakaiba. Tumingin ang Island Lord sa tatlong babae ni Omi, at saglit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Panginoon ng isla, magsalita ka, nasaan si Omi? Abala si Xiaoming. Nakita ng ilan sa mga disipulo ng Island Lord Jin Daofo, Lin Bai, at ang matandang dekano ang isang bakas ng masamang pag-iisip sa mukha ng kanilang amo. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng Wulan Island Master, paumanhin, ako ang may kasalanan. Ano bang pinagsasabi mo, pwede mo bang linawin saan nagpunta si Omi? Nagkasala ang Wulan Island Lord, Omi Hi, hindi nalilito muli. Ano? Si Lin Bai ay abala sa pagsasabing, Guro, hindi dapat, sa lakas mo, wala nang kalaban-laban sa mundong ito maliban sa dalawang tao, hindi dapat, nasagasaan mo ba ang dalawang taong iyon? Tandang pananong, pinatay nila si Omi, hindi, Guro, kailangan mong gawing mas malinaw. Sige, ngayong tapos na, wala akong choice kundi sabihin sa iyo ang tungkol sa isang lugar na hindi ko pa nasasabi sa iyo, sa Marty Elwood Island, may underground city. Detalyadong sinabi ng Martial Island Master sa lahat ang tungkol dito, at noon lang nalaman ni Jin Dolph at ng iba pa na mayroong underground city sa Martial Island, at dahil ang mga underground na lungsod ay magkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagkawala, kaya hindi na nila ito binanggit, hindi nila ipaalam sa mga susunod na henerasyon ang tungkol sa underground na lungsod na ito. Sa kasamaang palad, may nangyari kay Omi at kailangan niyang sabihin sa kanila. Hindi, wow! Natural si Shu Mei Chen at ang iba pa ay hindi naniniwala dito at umiyak ng umiyak.
Si Omi ay nawala sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kagubatan ng 10,000 hayop bago bumalik. Paano siya namatay muli ng biglaan? Huwag maniwala. Pupunta tayo sa dungeon para hanapin siya. Ang Marshall Island Lord ay abala sa pagpigil sa kanya, hindi, may kakaiba sa lugar na iyon, sa kasamaang palad ay nawala si Omi, kung babalik kayo, paano ko haharapin si Omi kung sa kasamaang palad ay nawala na naman siya, hindi. Matatag na sinabi ni Xiaoming, kahit mawala ito, gusto ko pa rin pumunta, Island Master, sabihin mo sa akin kung saan matatagpuan ang dungeon. Xiaoming, huwag kang pabigla-bigla, hindi nalalabas si Omi, libu-libong taon na ang hindi mabilang na mga halimbawa, bakit matigas ang ulo, baka ito na ang kapalaran ni Omi. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako mismo ang hahanapin. Terya na rin. Sumunod din si Xu Meichen at ang iba pa kay Xiaoming. Sa kasamaang palad, ang master ng isla ay walang pagpipilian kundi ang personal na samahan sila at dalhin sila sa underground na lungsod upang maghanap. Matapos maghanap ng 10 araw at gabi, walang nakita. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay wala nang nawala sa hindi malamang dahilan. Si Xiaoming at ang iba pa ay natural na nadurodge ang puso habang naghahanap sila ng 10 araw at gabi nang hindi nakita si Omi. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman talaga mawawala si Su Chen dito, diba? Umiiyak na sabi ni Liana. Naisip ni Simren na tumawid si Omi, namutla ang mukha, at abala sa pagsasabing, si Omi, tatawid na sana siya ah. Sinabi ni Xiaoming, Sister Li, marami ka nang nakita kung saan sa mundong ito may tumatawid. Tungkol sa pagtawid ni Omi, hindi ito alam ni Xiaoming, natural na iniisip na ito ay isang ligaw na bangungot. Sa kabilang banda, si Liana din alam nito, at biglang namutla rin si Liana at naisip din na malamang. Oh God! No way! Sumigaw si Liana, ang pag-iisip na si Omi ay naglakbay pabalik sa kanyang orihinal na mundo at ngayon ay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at ang kanyang mga kapatid, na durog sa kanyang buong puso. Kabanata 900 na po. Nakita ni Xiaoming na inisip din ni Liana na ito ay isang crossover, at nanlumo, baliw ba kayong lahat, nakakaisip kayo ng mga ganyang bagay na walang katotohanan, hinding-hindi ako maniniwala na nawala talaga si Kuya Omi, ako, si Han Xiaoming, maghihintay dito para sa kanya, sa natitirang bahagi ng aking buhay, kung hindi siya magpapakita sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, maghihintay ako dito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Si Xiaoming ay determinado. Marahil sa loob ng 100 taon, may makakatuklas na ang malalim na bundok na ito ay tinitirhan ng isang matandang babae na hindi pa umalis dito sa buong buhay niya, naghihintay ng taong hindi na babalik, magpakailanman. Tumigil huminto, ito ay isang halimbawa lamang, kung hindi, ito ay magiging masyadong trahedya. Pagkatapos noon, si Han Xiaoming ay talagang nagtayo ng isang kahoy na bahay sa kakahuyan sa labas ng talon, at sila ay nanatili sa kahoy na bahay na ito. Bilang karagdagan, bumalik din si Xu Meichen sa Yanhuang Empire at sinabi kina Samira, Yang Yejan, Qi Zuyun, Wang Xing, at Liu Yu ang balita na buhay pa si Omi, at pumunta rin sila sa Marshall Island para hintayin si Omi ng magkasama. So, saan ka ba talaga pinuntahan ni Omi? Tumawid ba talaga siya? Bumalik ang oras sa araw na iyon, natapos ni Omi at ng Wulan Island Master ang paghuli sa Emperor Worm at naghanda ng umalis para manood, ang Wulan Island Master ay nasa harap at si Omi ay nasa likod. Biglang nakita ni Omi na lumilipad pa itaas ang isang madilim na vortex na pinto na lumitaw sa kanyang harapan, nang bigla itong lumitaw, at si Omi ay nasa paglipad, hindi niya napigilan ang kanyang katawan, at biglang bumagsak ang kanyang buong katawan sa dark vortex door, all but happening in a fraction of a second. Nang lingunin niya, matagal nang nawala ang figure ni Omi. Pakiramdam ni Omi ay parang hinihigop siya, pagkatapos ay parang umiikot ang kanyang ulo, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni Omi ang kanyang sarili na nakahiga sa isang dayami. Saan dito? Noon na pagtanto ni Don na hindi na siya ang kanyang katawan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Anong nangyayari? What the F asterisk sick is wrong with me? Sa sandaling iyon, naalala ni Omi ang Island Master na nagsabi na may kakaiba sa dungeon na iyon, at na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nawala nang hindi maipaliwanag, hindi na muling nakita. Nagulat si Omi, hindi naman siya dapat malas, diba? Mawala, nasa labas na ako. Biglang sumipsep sa isang hindi maipaliwanag na lugar. Saan dito? Umakyat si Omi, at may pumasok sa isip niya, ang Memory Stone. Tama, isang Memory Stone. Ito ay isang Memory Stone. Oo, sigurado si Omi na kahit papaano ay sinipsip siya sa isang misteryosong memory stone. Agad na umakyat si Omi sa straw pile at laking gulat niya nang makita niya ang pattern ng kalye sa labas, ang lungsod sa memory stone na ito ay eksaktong kapareho ng underground city na nakahuli ng Emperor Worm, ang pinagkaiba lang ay buhay ang isa at ang iba ay patay na.
Oh my God, memory stone talaga ito, maldita ako kung nasipsip ako dito. So, noon, sinipsip din ang senior brother ng Island Master sa memory stone na ito, may kakaibang memory stone ang Marshall Island, na alam ng lahat, makatuwiran na ang kakaibang underground city na ito ay nagtatago ng hindi kilalang memorya ng bato. Ngunit kahit na ito ay isang bato ng alaala, ito ay hindi tulad ng ito ay nawala magpakailanman. Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas, Zhang-san, pinakain na ba ang mga kabayo? Tandang pananong. Aalis na ang ginang. Pumasok ang isang mukhang butler na lalaki. Groom pala si Omi. Pakainin mo itong mabuti. Sabi ni Omi, at hindi agad nabigla si Omi at binaliktad ang aksyon ng kanyang amo. Bueno, ilabas mo ang mga kabayo, papunta na ang babae sa gate. Oh. Inakay ni Omi ang kabayo palabas ng kwadra at umikot sa likod patungo sa front gate ng isang marangyang tirahan, kaliwat kanan si Omi kahit nahawak niya ang kabayo. Nang makita ni Omi ang Purple Mansion na nakasulat sa front door ng residence, biglang naalala ni Omi na pumunta sila ng Island Lord sa residence na ito noong hinuhuli nila ang Emperor Worm, maliban na lang sa mga nakita niya sa dungeon ay ang mga naging fossil, ngunit sa ngayon, isa itong buhay na tirahan. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam din kay Omi, at nang si Omi at ang Island Lord ay naghahanap ng Emperor Worm sa underground city na ito na tinatawag na Purple Mansion, si Omi din nakita niya na sa isa sa mga silid sa loob, mayroong isang napakagandang maliit na tula na tila isinulat ng isang batang babae, sa epekto na namimiss niya ang kanyang kasintahan at ayaw niyang makilala ang manliligaw na iyon. Sa oras na iyon, napabulalas pa si Omi, dakilang tula, at hinimok siya ng Panginoon ng isla na hanapin ang insektong emperador. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Omi ang buhay na Purple Mansion na napakayaman noon, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na taon, ito ay naging isang wasak na underground city. Biglang naramdaman ni Omi ang bahagyang pagdampi sa kanyang kaluluwa, pakiramdam ng paglalakbay sa libu-libong taon. Ang bahagyang pagpindot na ito ay nagpaluwag sa Martial Realm ni Omi. Sinabi ng Island Master na pagkatapos maabot ang Unity Realm Grand Perfection, hindi na pagsisikap ang maaaring gamitin para itaas pa ito, kailangan na itong isang espiritual na pagtuklas. Natuwa si Omi, ang pinakamaliit na hawakan ngayon ay talagang isang espiritual na pakiramdam, na bumabalik sa hindi kilalang mga siglo na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, pinagsabihan ng Mayordomo, nasa labas na si Miss, huwag mo nang isakay ang kabayo. Oh, inakay ni Omi ang kabayo. Ang katiwala na samaway sa kanya ay isang innate realm lamang, at kung gusto ni Omi na talunin siya, sapat na ang isang daliri. Gayunpaman, hindi interesado si Omi doon, kakapasok lang ni Omi sa memory stone na ito, at may isang sitwasyon na mayroon siya. Iyon ay, bakit hindi na bumalik ang nakatatandang kapatid ng Island Lord? Naiisip din ni Omi ang tungkol sa pagpapakamatay, ngunit hindi nang ahas si Omi na gawin ito, paano kung pagkatapos magpakamatay, ang kanyang kamalayan ay hindi na makabalik sa labas ng mundo. Halimbawa, noong ang nakatatandang kapatid ng Island Master ay sinipsip sa lugar, siya rin alam niya na ito ay isang memory stone, at pagkatapos ay agad na tumawa at nagpakamatay, iniisip na siya ay nagpakamatay at bumalik. Ngunit ang nangyari, hindi iyon, magpakamatay ng padalos-dalos. Sa sandaling iyon, lumabas ang ginang mula sa Purple Mansion at sinundan siya ng isang katulong. Nang makita ni Omi ang babaeng iyon, nagulat siya, napakagandang ginang, mga 16 o 17 taong gulang ang ginang na ito, ngunit may hindi maipaliwanag na kagaanan sa kanyang mukha, na napakakomportable niyang tingnan, at ang kanyang damit ay napakakaakit-akit. Nakita ng dalagang iyon si Omi na nakatitig sa ginang, at sumimangot, mabahong mga ngabayo, ano ang tinitingnan mo? Biglang binawi ni Omi ang mga mata niya parang hindi pa nakakita ng magandang babae si Omi, sa totoo lang. That daw, hindi madali para kay Zhang-san na pumunta sa aming bahay bilang isang lalaking ikakasal upang pakainin ang kanyang pamilya, kaya hindi mo dapat sabihin ang tungkol sa kanya. Miss, ang brat na ito ay nakatingin sa iyo pag nanasa sa iyo. Kalokohan, hindi ganoong tao si Zhang-san. Pagkasabi noon, sumakay si Miss at ang kasambahay sa karwahe. Kabanata 191. Nang makita ng kasambahay ang pagkaantala ni Omi sa pagmamaneho ng karwahe, siya ay abala sa pagbulyaw, Zhang-san, ano ang ginagawa mo? Huwag ka nang sumakay pa kung ang ginang ay huli sa paaralan, ikaw lamang ang nagtatanong. Oo, si Omi ay abala sa pagmamaneho ng karwahe, kaya ang babaeng ito ay papunta sa paaralan. Gayunpaman, paano malalaman ni Omi kung saan pupunta ang paaralan, ang alam lang niyang magmaneho ng karwahe hanggang sa mga tarangkahan ng lungsod ay hindi niya namamalayan. Nagtatawanan at nagbibiruan ang ginang at ang mga katulong sa karwahe, hindi alam ang sitwasyon sa labas. Hinawakan ni Omi ang ulo niya, Nima, hindi rin alam kung saan siya mag-aral, bale, lumabas muna tayo ng syudad.
Naalala ni Omi na noon, bawat memory stone na pinasok niya ay kasing laki lang ng lungsod, at hindi na siya muling nakalabas nang makarating siya sa gate ng lungsod. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Omi kung makakaalis siya sa lungsod. Hindi nagtagal ay pinaandar ni Omi ang karwahe palabas ng lungsod. Oh my God, makakaalis na talaga ako sa lungsod, ibig sabihin ba nito na ang memory stone na pinasok ko sa pagkakataong ito ay mas advanced kaysa sa Pale Twilight City, Oblivion City, na pinasok ko noon. Medyo nag-aalala si Omi, mas advanced ang memory stone, mas hindi alam ang mga bagay, hindi nakakagulat na kapatid ng master ng isla, hindi lumabas, tiyak na hindi alam ang tungkol sa mas advanced na memory stone, padalos-dalos na nagpakamatay, ang resulta ay talagang patay. Pinunasan ni Omi ang pawis sa kanyang ulo, damn, how so unlucky to be sip-sip into such a high-level memory stone, how the hell do you want to live? Sa sandaling iyon, ang babae sa karwahe ay nagbukas ng kurtina at nagtanong, Zhang San, bakit hindi ka nagmamadali? Iyon? Miss? Ako? Unang na-i-publish sa m.conshow8.net. Ano bang problema mo? Magmadali ka ah, dapat sa Laotian Academy bago maggabi, medyo masikip ang oras, bilisin mo ah. Natigilan si Omi kaninang gabi sa kung anong Laotian Academy. At ngayon ay madaling araw, Nima, ibig sabihin, magiging isang buong araw, pumunta ako, napaisip si Omi, anong paaralan, nasa syudad, at sumugod din sa mga early morning classes, syempre, ang premise ay may mga early morning classes. Biglang pinagsabihan ng dalagang iyon si Omi, huwag kang magmadali. No choice si Omi kundi gumamit ng charm technique sa kanilang dalawa. Makinig, paano ako makakarating sa Laotian Academy? Patuloy na bumaba sa pangunahing kalsada, at kapag nakarating ka sa pinakamataas na bundok, akyatan ang burol sa Laotian Academy. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Zaiyu. Anong uri ng lugar ang Laotian Academy? Ang Laotian Academy ay isang lugar na nagtuturo ng pag-aaral gayon din ng martial arts, at ako ay kasalukuyang isang D-grade na estudyante ng Laotian Academy. Anong ibig mong sabihin sa isang D-grade student? Ang Laotian Academy ay nahahati sa apat na grado ayon sa edad na A, B, C, D. Ang 8 hanggang 10 taong gulang ay A grade, 11 hanggang 13 taong gulang ay B grade, 14 hanggang 16 na lugar C grade, 17 to 19 years old is D grade, tapos gagraduate ka. So, graduating ka na agad. 17 taong gulang ako, nasa grade D pa lang, at magtatapos na ako sa loob ng 2 taon. Tumingin si Omi sa ginang, ang kanyang martial arts realm ay late innate lang, mas malala pa ang kasambahay niya, early innate, pero hindi naman masama ang pag-abot sa level na ito sa 17, syempre, for this era, it was unknown. The standard of genius in ang panahong ito ay malamang na mas mataas pa. Tumingin si Omi sa babaeng ito at nakaramdam siya ng sobrang kawalan. Hindi alam ni Omi kung ano ang kanyang ginagawa. Palagi ba siyang nagtatrabaho bilang isang lalaking ikakasal? Gayunpaman, ano ang magagawa ni Omi kung hindi siya nobyo, hindi lang alam ni Omi kung paano iiwan ang memory stone na ito at bumalik sa realidad. Ang pagpapakamatay ay isang landas na hindi inakala ni Omi na gagana. Paano ko iiwan ito? Ghost memory stone, gusto ko nang umalis, ayoko tumambay dito, sigaw ni Omi. Maraming taong dumadaan sa gate ng lungsod ang kakaibang nakatingin kay Omi, malamang akala ng mga tao dito ay baliw si Omi, sa mga tao dito, buhay sila. Tinapos ni Omi ang enchantment, saka pinaandar ang karwahe. Sa daan, ang ginang at katulong sa karwahe ay hindi nagsalita kay Omi, sila ay nagkwentuhan ng matagal, at pagsapit ng tanghali, sila ay kumain ng pagkain sa isang maliit na bayan, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmamaneho ng karwahe. Kapwa ang ginang at ang dalaga na katulog, na itinuturing na isang pahinga sa tanghalian, at si Omi, na nag-iisa at walang layunin, ay nagpatuloy sa pagmamaneho ng karwahe. Iniisip ko kung kailan matatapos ang ganitong uri ng araw at kung paano ito dapat matatapos. Sa ngayon, sa totoong mundo, natuklasan na ng Marshall Island Lord na nawawala si Omi, pabalik sa Underground City, at hinahanap si Omi, sinisigaw ang pangalan ni Omi, hindi alam kung saan nagpunta si Omi. Sa Memory Stone, pinaandar ni Omi ang karwahe sa loob ng isang araw, at sa wakas sa gabi, nakarating siya sa paanan ng napakataas na bundok, at tumangala, sa kalagitnaan ng bundok, maraming mga gusali, kabilang ang isang malaking batong bangin na may apat na malalaking karakter ang nakaukit dito, Laotian Academy. Ito ay tumingin na pakakahangahanga, isang lugar na tunog ang randy at atmospheric, ngunit. Omi didn't belong here, not even mention interest in it, lahat ng ginagawa niya ngayon ay walang patutunguhan. May isang maliit na kalsada na patungo sa bundok at si Omi ang nagmaneho ng karwahe paakyat sa bundok. Hey, saan ka pupunta? Sa pagkakataong iyon, sumigaw ang kasambahay. Saan ako pupunta? Crap, syempre ladies dorm ito. Oh,
Sumakay si Omi sa ibang sanggang daan at umikot sa kabilang bahagi ng bundok at siguradong maraming Malavilia na dormitoryo. Dahan-dahan ang pinaandar ni Omi ang karwahe at hindi nagtagal nang dumaan siya sa harap ng isang dormitoryo. Sumigaw ang katulong, "Sige, sige, huminto tayo dito." Pumaba sa karwahe ang ginang at ang kasambahay at pumasok sa dormitoryong ito, isang maliit na dormitoryo na may dalawang palapag, isang lawak na humigit kumulang 50 talampakan kwadrado, at isang maliit na patio, katulad ng estilo, sa buong bundok. Tanong ni Omi, "Miss, paano ako? Dito rin ba ako nakatira?" Nagsalubong ang kilay ng babaeng iyon, paano magtatanong si Omi ng ganoong tanong habang ang katulong na iyon ay umuungal, "Zhang San, ayaw mo bang tumambay, gusto mong tumira dito? Umalis ka." Ang babaeng iyon ay nagpakita rin ng isang bakas ng pagkasuklam, nakaramdam siya ng lubos na simpatiya kay Zhang San, ngunit hindi niya inaasahan na minamaliit siya nito. Gayunpaman, hindi nagalit ang ginang at sinabing, "Zhang San, gabi na ngayon, mag-isa kang pumunta sa paanan ng bundok at maghanap ng hotel na mapagpahingahan ng gabi, pagkatapos ay bumalik sa lungsod bukas ng umaga at sabihin sa aking ama na ligtas kaming nakarating sa Laotian Academy. Sa simula ng susunod na buwan, babalik ka para sunduin kami sa Laotian Academy at makakaalis ka na." Oh, walang kalokohan si Omi at pinaandar na niya ang karwahe. Kaya pala hindi doon tumira si Omi ah, hehe, but also, nobyo ang current identity ni Omi, paano kaya ang isang maselang lugar na ganyan sa bundok ay mag-iingat ng kabayo, baka sa dormitoryo din yun nakatira ang kabayo ni Omi. Si Omi ay lumipad hanggang sa pababa ng bundok, at nang marating niya ang paanan ng bundok, ang kalangitan ay ganap na madilim, si Omi ay nakahanap ng isang hotel at doon tumuloy, pagkatapos ay nag-order ng ilang maliliit na pagkain at kumain ng kanyang hapunan ng mag-isa at mag-isa. Ito ang unang araw na pumasok siya sa Advanced Memory Stone na ito. Sa oras na ito, sa totoong mundo, nakauwi na ang Marshall Islander at sinabi sa lahat ang tungkol sa pagkawala ni Omi, at agad na hiniling ni Xiaoming na pumunta sa dungeon upang hanapin si Omi. Sa Memory Stone, bumalik si Omi sa kanyang silid sa hotel pagkatapos kumain ng hapunan at pumasok sa cultivation. Bagamat walang patutunguhan si Omi at hindi alam kung paano iiwan ang Memory Stone na ito, hindi niya makakalimutang linangin, kahit sa mundong ito sa Memory Stone, kung walang lakas ay malamang na mamuhay siya ng miserableng buhay, malaki ang pagbabago, marahil talagang maaapektuhan niya ang ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Kabanata 192. Makalipas ang halos isang buwan. Matapos ang napakahabang panahon ng tahimik na pag-unawa, sa wakas, si Omi ay nakapasok sa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection. Phew! Binuksan ni Omi ang kanyang mga mata sa kanyang silid sa hotel parang multo at natatakpan siya ng isang layer ng alikabok. Napakatagal ni Omi para makatuntong sa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection sa kabila ng pagkakaroon ng sense of comprehension, ngunit sulit ito. Lumabas si Omi sa silid ng hotel at tinanong ang isang maliit na bata, "Gaano katagal na akong naglilinang?" "Bumalik sa senior, halos isang buwan kang nagsasanay. Anong oras na ngayon, simula na ba ng buwan?" Tanong ni Don Omi. "Bukas ay simula ng buwan." "Nako, sa isang kisap mata, isang buwan na ang nakalipas simula noong pumasok ako sa Memory Stone na ito, sayang, hindi ko alam kung ano ang takbo ng Marshall Island, si Yangyeon, Shiner at ang iba pa, hindi ko alam kung paano balisa sila." Saglit na napabuntong hininga si Omi, ngunit wala rin siyang magawa. Kaysa pumasok sa Memory Stone, mas mabuting sabihin na nakulong siya, ang nakakaaliw lang ay nalagpasan niya ng kaunti, kung nati nagkamali sa pagpasok sa Memory Stone na ito, si Omi ay nag-aalala na makalusot sa ikalawang antas sa loob ng 3 taon, maaari itong ituring na isang pagpapala dahil sa kasawian, kaya lang kung hindi na siya makakabalik muli sa totoong mundo, kung gayon ang pagpapalang ito ay hindi magkakaroon ng kalahating punto. "Bukas ang simula ng buwan, bilang groom ng Purple Mansion, dapat akong umakyat sa Laotian Academy para sunduin si Miss, hehe." Hindi na kailangang ipagpatuloy ni Omi ang pagtatrabaho bilang groom, ngunit bukod sa pagiging isang lalaking ikakasal, hindi alam ni Omi kung ano pa ang gagawin, gayunpaman kahit ano pa ang gawin niya sa Memory Stone na ito, para kay Omi, ito ay nalilito lang. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi lumabas ang nakatatandang kapatid ng master ng isla, tiyak na pipiliin ni Omi na magpakamatay at pagkatapos ay lalabas sa Memory Stone ang kanyang kamalayan, ngunit itong Advanced Memory Stone, tiyak na walang silbi ang pagpapakamatay. Tandaan ang URL Conchu8.net. Kinabukasan, pinaandar ni Omi ang karwahe hanggang sa Laotian Academy para sunduin si Miss. Pagdating na pagdating ni Omi sa tapat ng dormitoryo ni Miss, nakita niya ang isang lalaking nakabihis na, nagmamaneho ng napakagandang karwahe, naghihintay sa pasukan ng dormitoryo. Medyo nalito si Omi, at pinaandar ang karwahe at pumarodya sa tabi ng napakagandang karwahe.
Tiningnan ng maayos na lalaki si Omi na may kasuklam-suklam na tingin sa kanyang mga mata, na parabang ayaw na ayaw niya kay Omi bilang nobyo, at tinakpan ang kanyang ilong, na parang may kung anong baho na nanggagaling kay Omi. Si Omi, ang lalaking ikakasal, ay mga 17 o 18 taong gulang, halos kapareho ng edad ni Miss, kaya naman ang Miss of the Purple Mansion ay nakaramdam lamang ng simpatiya kay Zhang San noon, dahil sa parehong edad, maaari siyang pumunta sa paaralan, habang si Zhang San ay kailangang pumunta sa Purple Mansion upang magtrabaho bilang isang lalaking ikakasal upang suportahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang huling pagkakataon na sinabi ni Omi kung nakatira din siya sa dormitoryo na ito, na naging dahilan upang biglang bumagsak ang impresyon ni Miss Sifu kay Omi. Ano ang ginagawa mo? Tanong ng lalaking nakadamit kay Omi, at siya ay napakataas at makapangyarihan. Pinagmasdan ni Omi ang lalaking ito na maganda ang pananamit, ang kanyang hitsura ay medyo guwapo, at ang kanyang lakas ay umabot sa likas na pagkumpleto, ito ay tila isang henyo, na umaabot sa likas na pagkumpleto sa gayong murang edad, si Omi sa kanyang edad, na 17 o 18 taong gulang, ay nasa unang bahagi lamang ng likas na kaharian, kahit na mas mababa kaysa doon, napakalaking pagkakaiba. Bukod dito, si Omi ay itinuturing na isang henyo para maabot ang katutubo sa edad na ito, kaya tila ang sinaunang mundo sa memoryahang ito ay talagang mas advanced. Sumagot si Omi, nandito ako para sunduin si Miss. Miss? Sinong babae? Miss Zayu. Zayu? Ha? Ikaw ang nobyo ng pamilya Zayu? Oo. Hindi mo kailangang kunin ito ngayon. Bakit? Dahil papunta na ako at iuuwi ko ang mismo. Nako, pero hiniling sa akin ang aking ginang na kunin siya sa simula ng buwan, kaya paano ako mauuna? Patay na groom, sinabi ko sa iyo na mag-F**k off, naririnig mo ako. Hindi ako bola, hindi ako marunong gamulong. F**k, gamulong ka, at kung haad lang ka sa pagsundo ko ulit ng mga babae dito, kukurutin kita. Ah, kaya sinusubukan mong kunin ang aking ginang. Huwag ka nang mag-F**k off. Pero hindi ako itlog, paano if**k off? Oo. Nangangati sa galit ang lalaking nakadamit na iyon, sinadya ni Omi ang kalokohan sa kanya, bagaman ang lalaking ito, sa edad na 17 o 18 taong gulang upang maabot ang innate great perfection, ay isa ng toro sa langit, ngunit si Omi ay kasalukuyang nasa ikalawang antas ng Unity Realm Great Perfection, hindi isang domain sa lahat. Ang lalaking ito na naglalaro ni Omi ay malamang na mabigla sa Laoshan Academy na ito kung alam ng mga tao na siya ay isa ng Unity Realm Great Perfection. Tutal, si Omi, ang nobyo, ay nasa 17 taong gulang lamang. Gayunpaman, hindi ito ipapakita ni Omi kung tutuusin, ang nobyo na ito ay 17 taong gulang, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi sa nobyo, at ang tunay na edad ni Omi ay hindi rin 17. Sa sandaling ito, sa dormitoryo. That daw, Miss, nandito na si Zhang San, lalabas tayo. Pero paano kung ako, si Ogonji, ay nasa labas ulit, paano kung pilitin niya akong sumakay sa kanyang karwahe? Miss, bakit hindi mo nalang gusto si Ogonji, sa tingin ko okay lang siya. Hindi ko alam, hindi ko lang nararamdaman. Hindi mo gusto si Windsor, hindi ba? Sa tingin ko, mula nang ngumiti siya pabalik sa akin noong year C, hindi ko nakalimutan ang kanyang ngiti. Miss, ang bahay na 10 henyo na yan at saan ka ba gustong gusto ng mga tao, tsaka, si Wensoo ay laging may gusto kay Luyo Anki na isa ring 10 henyo, isa rin ang mga Luyo Anki sa 5 house flowers ng Laoshan Academy, ikaw, di better not fantasize, itong Ogwanji sa labas, although wala sa genius list ang talent niya, but it's not bad, medyo gwapo siya, balita ko, napakayaman din ng pamilya niya, isa siyang malaking duke sa Dear City. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita, lumabas ka, maghanda na para umuwi. Saglit na naghintay si Omi sa harap ng dormitoryo, lumabas silang dalawa ni Miss at ang katulong niya na may dalang 2 bag. Sabi ni Omi, Miss, late na ako, sumakay ka na sa kotse. Tumango si Miss Zayu. At ang lalaking nakadamit ay abala sa pagsasabing, Ziyu, ipapasakay kita. Umiling si Ziyu at sinabing, hindi, salamat ka klase Ogonji. Bakit? Hindi tayo pareho, ang bahay ko ay nasa Dan City at ang bahay mo ay nasa Dear City, ha? Hindi bale, magkaparehas lang ng direksyon ng Dan City at Dear City, dadaan ako ng Ditor para iuwi ka, at pagkatapos ay pupunta rin sa Dear City. Tumingin si Ogwanji kay Miss Ziyu ng may pananabik, Miss, dahil sa kagandahan ni Ziyu, lihim siyang napalunok ng laway, nakarapat dapat sa Laoshan Academy, isa sa 5 pangunahing bulaklak ng gobyerno. Ang uri ng makalangit na pagmamalaki ni Luyo Anki, hindi niya kayang habulin ito, ngunit itong Purple Moon, kaya pa rin niya, para habulin siya, dahil sa martial arts, ang talento ni Purple Moon ay hindi ganoon kapansin-pansin, katamtamang antas, na inakala ni Ogwanji na karapat-dapat siya. Kabanata 193.
Bamantong hininga si Omi at napabuntong hininga, parang sa anumang panahon, halos pareho lang, magagandang babae ang gusto ng lahat. Tahimik lang na nakatayo si Omi sa tabi ng karwahe nito, hindi naramdaman ni Omi na galing siya sa mundong ito, pero tinitingnan niya ang mundong ito sa pananaw ng isang manunood, hindi makihalo si Omi sa mundo nila dahil gusto lang ni Omi bumalik sa totoong mundo ng mas maaga. Maging ang Laotian Academy sa batong ito ng alaala, isang magandang babae o isang babae, wala sa kanya iyon. Sinabi ni Ziyu, hindi na kailangang maging magulo, bukod pa, dumating na ang aking nobyo upang sunduin ako, salamat, Ogwanji, pagkatapos ay uuwi muna kami. Sumakay si Ziyu at ang kasambahay sa karwahe ni Omi. Ziyu, ay, labis na nanlumo si Ogwanji, hindi maiwasang mapatingin kay Omi, sinabihan si Omi na mawala, hindi si Omi, kung nawala si Omi, wala siyang dahilan. Gustong gusto ni Ogwanji na naligawan ang nobyo na iyon, iyon ay si Omi. Drive. Pinaandar ni Omi ang karwahe. Pagkababa ng bundok, ang babaeng nakaupo sa karwahe ay nagtanong, Zhang San, nabalitaan kong nawala ka ng isang buwan. Natigilan si Omi, sa katunayan, isang buwan ang nakakulong si Omi sa hotel, at dahil sa buwang ito kaya nalampasan ni Omi ang isang antas. Akala ng tatay ko may nangyari na sa akin at matagal ka nang hindi nakabalik, pinapunta ako ng mga tao para hanapin ako sa Laotian Academy, at saka ko napagtanto na hindi ka pa nakakabalik sa Dan City. Zhang San, ano ba talaga ang ginagawa mo nitong nakaraang buwan? Oh miss, uuwi na ako. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang pamilya mo ba ang may sakit? Oo. Ayos lang ba ang pamilya mo? Sure. Okay. Bueno, kung gayon, sa ibang pagkakataon, bisitahin ang iyong bayan ng White City. Yes, miss is welcome to visit my home. Sabi ni Omi. Sa pamamagitan nito, pinaandar ni Omi ang karwahe upang kumatok sa kalsada. Kinagabihan, pinaandar ni Omi ang karwahe pabalik sa Dan City, ang Purple Mansion. Hindi alam ni Omi kung bakit siya nagpatuloy sa pagbabalik dito, marahil dahil mas pamilyar siya sa lungsod na ito. Bumalik si Omi sa kwadra, tahimik na itinaas ang mga kabayo habang naglilinang, at wala nang ibang ginawa. Dahan-dahan, napansin ng ibang mga tao sa kwadra na medyo kakaiba si Zhang San. Hoy, Zhang San, bakit kakaiba ka bigla? Dati ka pang mahilig makipag-usap at tumawa, bakit hindi na kita nakitang tumatawa kanina? Madalas nagtatago ka pa sa kwarto mo, akala mo isa kang martial artist, naglilinang sa kwarto mo ah. Sabi ng kapareho ng mga kwadra kay Omi. Wala. Si Omi na parang tinatanggihan ang mga tao, hindi man lang kilala ni Omi ang ibang kasama sa kwadra, si Omi ay tahimik lang na namumuhay dito sa kawalan dahil ayaw makisama ni Omi sa mundong ito, gusto lang niya, umalis. Hoy, Zhang San, labhan mo ang aking balde ng damit. Sabi ng pinuno ng kwadra kay Omi. Kung ito ang matandang Zhang San, agad niyang lalaban iyon, tutal, siya ang pinuno ng kwadra at hindi siya masaktan. Ngunit ang kasalukuyang Zhang San, ito ay si Omi. Bilisan mo at tigilan mo na ang kadaldalan at labhan mo ang aking mga damit. Utos ng pinuno ng kwadra. Humuso si Omi, paano kung tumanggi ako? Yo-ho! Nagtataka rin tumingin kay Zhang San ang iba pang mga kasamahan ng kwadra, paano naglakas loob si Zhang San na sabihin ang mga ganoong salita, si Zhang San ay bagong dating sa Purple House bilang nobyo. Isang bagong dating na wala pang 3 buwang gulang ang nang-ahas na suweyan ang ulo ng mga kwadra. Lumapit ang ulo ng kwadra at ngumisi, Zhang San, ipinadala ka ba para tanggapin ang ginam para maramdaman mong mas marangal ka kaysa sa amin? Zhang San, sino ka ba? Ikaw ang bahala sa pagsundo at paghatid ng mga babae dahil mas bata ka at naiintindihan mo ba? Maglaba ka na. Umupo si Do na hindi kumikibo. F**k him, go wash my clothes. Sinubukan ng ulo ng kwadra na hawakan si Don Omi. Bang! Inampas ni Omi ng backhand ang ulo ng kwadra, at biglang bumagsak sa lupa ang ulo ng kwadra, hindi alam kung patay na siya o nahimete. Tumalikod si Omi at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto, at gulat na gulat na napatingin kay Omi ang ilan pang stable boys. Gayunpaman, may agad na nagulat ng bagay na ito sa katiwala ng Purple Mansion na hindi nagtagal ay dumating. Zhang San, ikaw, huwag mo akong subukang guluhin. Zhang San, mapangahas ka, ako ang katiwala. Uulitin ko, huwag mo akong pakialaman. Bagamat ayaw ni Omi na makihalubilo sa mundong ito, hindi ibig sabihin na gusto ni Omi na binubuli siya ng mga tao sa mundong ito. Nasuron lang ng loob si Omi dahil hindi niya ginawa, alam kung paano iwanan ang memory stone na ito, hindi na siya ay talagang nagustuhan upang panatilihin ang isang mababang profile. Zhang San, bumangon ka na. Pinuntahan din ng mayordomo si Omi. Boom! Bahagyang iwinagayway ni Omi ang kanyang palad at ang mayordomo ay lumipad sa labas kasama ang bintana. Gayunpaman, hindi pinatay ni Omi ang kasambahay.
Ito ay dahil sa mga nakaraang araw, natutunan ni Omi gamit ang mesmerism na ang pinakamalakas na tao sa Purple Mansion ay isang Grandmaster sa tuktok ng Unity Realm. Kaya naman ayaw lumayo ni Omi kaso na-provoke niya itong matandang master na ito. Gayunpaman, ayaw ni Omi na magkagulo, ngunit binugbog ni Omi ang Mayordomo, at hindi nagtagal, dumating ang mga bantay mula sa Purple Mansion. Ang mga gwardya ay pawang malalakas na lalaki sa paligid ng maagang yugto ng Unity Realm. Aarestuhin si Zhang San, ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa Purple Mansion. Lumapit ang dalawang gwardya upang arestuhin si Omi. Ikinaway ni Omi ang kanyang kamay nang hindi tumitingin at ang dalawang gwardya ay diretsong lumipad sa kalye ilang daang metro ang layo. Ah! Natigilan ang iba pang mga guard. Itong lalaking ikakasal, paano siya naging napakalakas sa martial arts? Ang mga gwardya sa unang yugto ng Hope One Realm ay lumipad din palayo kasabay ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Nakita ni Omi na naging big deal na ang usapin at walang saysay na dalhin ito dito, lalo lang gulo, kaya tumalon si Omi at lumipad na may umiikot. Ang bagay na ito, mabilis na kumalat sa Purple Mansion kahit na ang ginang ng Purple Mansion, si Ziyu, ay alam ang tungkol dito, laking gulat na si Zhang San ay isang taong may napakataas na kasanayan sa martial arts, alam mo na si Zhang San ay kasing edad niya, siya ah. Sa isa sa mga nakatagong likod bahay ng Purple Mansion, isang matanda na may kulay abong buhok ang lumabas ng silid, at bigla siyang may ilang katulong sa labas na nag-uusap tungkol sa kung paanong si Zhang San ay biglang naging eksperto, at kung paano siya hindi masyadong magaling sa martial arts noon, at sinabi ng isang maid na talagang pinagsisihan niya ang hindi pagtapat kay Zhang San noon. Ang maputing buhok na matandang ito ay biglang sumimangot at napabuntong hininga, Zhang San ng Quadria. Biglang nagbago ang lahat, at ito ay isang martial artist. Posible kayang ang kaluluwa ni Zhang San ay dumating din mula sa totoong mundo. Panipi. Kaya, ang matandang ginang ay kumislap at lumabas sa lilang bahay. Kilalanin ang matandang guro. Maraming katulong ang nataranta at lumuhod, ang matandang master na ito ay isang alamat ng Purple Mansion. Pare, nasa labas ka na ng gate. Isang matandang lalaki ang abala sa pagtawag. Lolo. Nakita ng ginang ng Purple Mansion si Ziyu, ang matandang master na iyon at napasigaw din sa gulat at lumipad. Kabanata 294. Gayunpaman, agad na nagtanong ang matandang ito, nasaan si Zhang San? Zhang San. Narinig ko lang ang ilang kasambahay na nag-uusap tungkol kay Zhang San ng Quadra, ngunit ito pala ay isang nakatagong eksperto, totoo ba ito? Pare, hindi ko alam kung totoo o hindi, pero ayon sa mga gwardya at kasambahay ng aming pamilya, totoo. Si Zayu ay abala sa pagsasabing, Lolo, sa tingin mo ba ay isang talentadong tao si Zhang San at gusto siyang kunin bilang isang disipulo? Lolo, itong si Zhang San ay masyadong low-key, akala ko siya ay talagang isang lalaking ikakasal, ngunit siya pala ay expert, kasing edad ko lang siya, kung pupunta siya sa Laotian Academy namin, siguradong kasama siya sa genius list. Sige, tumigil ka na sa pagdaldal, pumunta ka at sunduin mo ako Zhang San. Mukhang nagmamadali ang matanda. Itay, umalis si Zhang San kagabi, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta, ngunit sa tingin ko ay hindi na siya babalik. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda habang nagmamadaling umakyat sa ere, tinatanaw ang buong Dan City. Sumigaw ang matanda, Zhang San, bumalik ka kaagad, may balita mula sa Marshall Island. Ilang beses na sunod-sunod na sumigaw ang matanda at tinatayang narinig ito ng buong Dan City. Sa ngayon, nasa isang inn si Omi, kakagising pa lang sa umaga, at hindi pa nag-aalmusal, biglang may mga boses sa langit, at saka, tatlong salita ang nabanggit tungkol sa Marshall Forest Island. Ang unang website na m.consho8.net. Nanginginig ang katawan ni Omi. Marshall Island. Ito ay isang memory stone. Paano nalaman ng sino man ang tungkol sa isla ng Mulan, sino ito? Tumangala si Omi sa langit, at isang matandang lalaki ang lumapag sa dikalayuan, na lumapag sa mismong lugar kung saan ang Purple Mansion. Palihim na sinabi ni Omi, hindi kaya ang pinakamalakas na matandang iyon ng Purple Mansion, hindi ba? Paano niya nalaman ang tungkol sa Marshall Island kahit anong mangyari, gusto ko siyang puntahan kaagad. Agad na tinungo ni Omi ang Purple Mansion at lumipad sa ibabaw ng Purple Mansion ng walang mababang profile. Maraming tao sa Purple Mansion ang nakakita sa kanya at binati si Omi, gayon din ang ginang ng Purple Mansion, si Ziyu, na nasa lupa din at sumigaw kay Omi, Zhang San, bumaba ka, bumaba ka. Gayunpaman, hindi na lang ito pinansin ni Omi, mukhang lonely, dumiretso si Omi sa isa, saka lumapag, may nakatayong matanda sa hindi kalayuan sa harapan niya. Umiti ang matandang iyon at sinabing, mabilis kang nakabalik. Diretso sa punto si Omi at nagtanong, nagsalita si Senior tungkol sa Marshall Forest Island at sa pagtingin sa hitsura ng Senior, siya ay katulad ng Marshall Forest Island Master, kung hindi ako nagkakamali, ang Senior ay ang Senior ng Marshall Forest Island Master.
Hahaha, Zhang San, hindi ko alam na ang Island Master na sinasabi mo ay ang senior kong kapatid, pero di bale, sa labas ka talaga pumasok, after so many years, sa wakas nakarating na rin ako, naghintay nang may pumasok mula sa labas. Napabuntong hininga ang matanda. Gulat na sabi ni Omi, si senior talaga ang nakatatandang kapatid ng Island Master, sinabi ng Island Master na noong bata pa siya, dinala ng kanyang master ang ilang mga disipulo sa underground city ng Marshall Island, at ang isa sa kanila ay nawala kahit papaano, hindi na nakita, muli. Malungkot na ba maantong hininga ang matanda, oo, nami-miss ko ang nawawalang taong iyon. Zhang San, sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, gusto ko talagang malaman kung ano ang kalagayan ng aking mga Panginoon, mga nakatatandang kapatid, at mga nakababatang kapatid, at kung ano ang nangyayari sa Marshall Island ngayon. Sinabi ni Omi, ang tunay kong pangalan ay Omi, matatawag akong Omi ng senior. Hindi na kailangan, mas mabuting Zhang San na lang ang tawag sa iyo para hindi mapunta ang iba dito. Naguguluhan ang mga tao. Mabuti. Umupo si Omi at ang matanda sa isang pavilion. Noon lang nasabi ni Omi, Senior, wala akong masyadong alam sa henerasyon mo sa Marshall Island, ang alam ko lang patay na ang amo mo, at dapat matagal na siyang patay. Tumanggo ang matanda at sinabi, mukhang hindi nalampasan ng aking Panginoon ang kaharian ng pagkakaisa, magpatuloy. Sa kasalukuyan, tila isa lang sa iyong mga kapatid mula noon ang nabubuhay pa, ang kasalukuyang Marshall Island Master, ngunit malapit na rin siyang magwakas ng kanyang buhay. Tumanggo ang matanda, tama, kung hindi lalampas ang nakatatandang kapatid kong iyon sa Unity Realm, talagang maaabot niya ang kanyang malaking limitasyon. At saka, nahulaan ko na kung sino sa aking mga junior brothers ang Island Master na iyon, at ito ay dapat ang pinakabatang kapatid na lalaki, si Tao Lin. Tanong ni Omi, Senior, may tanong ako, bakit hindi ka pa umabot sa Great Limit? Kung tutuusin, mas matanda ka sa Marshall Islander. Napangiti ang matanda, tama, mas matanda ako kay kapatid na Tao Lin, ngunit pagkatapos kong mapagkamali ang pagpasok sa batong alaala na ito, ang aking kaluluwa ay bumaba sa isang batang wala pang 10 taong gulang, kaya kahit na ako ay nasa 30 anyos na, nandito ako, pero bata lang ako. Kaya ganyan. Tumanggo si Omi, hindi niya pinansin iyon, 23 din si Omi sa labas, pero dito ay 17 lang siya. Sinabi ng matandang senior, Zhang San, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo, paano ka nagkamali sa pagpasok sa memory stone na ito. Bueno, dahil ang Marshall Island Lord, ang kanyang araw ng pagtutuos ay nalalapit na, at nagkataon na alam ko na ang Underground City ay ang tanging lugar kung saan tumubo ang Emperor Worm, kaya ang Island Lord at ako ay pumasok sa Underground City, at bilang isang resulta, ang Emperor Worm ay nakahanap ng isang larva, at ako rin, ay nagkamali na sinipsip sa memorya na ito. Ang iyong nakababatang kapatid ay hindi alam kung bakit siya biglang nawala, sa katunayan, ito ay dahil siya ay sinipsip sa memory stone. Panipi. Noon din ako, ngunit ang mundo ng memory stone na ito ay medyo maganda, ito ay isang mundo ng malalakas na tao, at kahit na sa aking mahihirap na kwalipikasyon, naabot ko ang tuktok ng Unity Realm Great Perfection. Mahina ba ang kwalipikasyon ng senior? Oo, sa lahat ng mga kapatid ko noon, ako ang may pinakamasamang kwalipikasyon, at ang may pinakamagandang kwalipikasyon ay ang aking nakababatang kapatid na si Tao Lin, ang kasalukuyang master ng isla. Naku, mas advanced talaga ang lugar na ito, tama, senior, memory stones, hindi ba lahat ng mga ito ay limitado sa oras? Mayroong ilang mga memory stones sa Wulan Island tulad ng Oblivion at Kango, at lahat sila ay napuntahan ko na, at isang buwan na lang, at 50 araw na lang, at pagkatapos ay automatiko itong natatapos at ang aking kamalayan ay lumabas sa memorya ng bato. At dito, wala bang takdang oras? Tanong ni Omi. Umiti ang matanda, hindi kita masasagot sa tanong na iyan. Bakit? Dahil mahigit 100 taon na akong nanirahan dito at hindi pa tapos. Ah, isang memory stone na naitala sa loob ng 100 taon. Oo, pero kung gaano katagal na record, hindi pa alam, I think it's at least 150 years, here, enough for a man to spend his life, from birth to death, it's not much different from the real world, anymore. Panipi. Ah, natulala talaga si Omi, gosh, ang misteryosong memory stone na ito ay nakapagtala ng napakatagal na panahon, ang Oblivion City na pinasok niya noon ay 20 araw pa lang, kumpara sa memory stone na ito ngayon, ito ay isang big deal, kung ang isang tao, na pumasok dito mula sa kanyang pagkabata at hindi nagtatapos hanggang sa kanyang kamatayan, kung gayon para sa kanya, ang memory stone ay magiging katumbas ng tunay na mundo, si Omi ay nakaramdam ng kakilakilabot kapag naisip niya ito. Kabanata 195. Paano nabuo ang memory stone na ito? Zhang San, huwag mo akong tanungin ng mga ganyan, sa tingin mo ba may iba pang makakalikha nito maliban sa Diyos? Oo, gusto ko talagang malaman kung gaano kalakas ang taong lumikha ng memory stone na ito.
Napakalaki talaga ng universo na ito at isa lang tayo sa mga langgam. Zhang San, ang edad mo ngayon 17 taong gulang ka pa lang, eto, naabot mo ang Unity Realm Great Perfection noong 17, natatakot ako na matakot ka sa maraming tao, hehe, hayaan mong pumili ka ng isang bargain, buti na lang at hindi ka nagkaroon ng anak na wala pang 10 taong gulang, kung hindi, lahat ay kailangang tretuhin ka bilang isang halimaw. Umiti si Omi, sa tingin mo ilang taon na ako sa totoong mundo, senior? Naabot mo na ang Unity Realm Grand Perfection sa totoong mundo, sa aking pag-unawa sa martial arts sa totoong mundo, upang maabot ang antas na ito, kahit na ang pinakahenyo sa mundo, natatakot ako na ito ay higit sa 40 taong gulang, na sa pinakahenyo, ngunit sa katunayan ang henyong ito ay theoretical lamang, kaya dapat ay 50 o 60 taong gulang ka sa totoong mundo. Hahaha, mali si senior, 23 years old pa lang ako sa totoong mundo. Ah, nagulat ang matanda. Hindi pwede, 23 years old. Oo. Sus, napakabata pa nito, hindi maaring magkaroon ng ganoong katalinuhan sa totoong mundo sa labas natin, wala pang sinumang tao sa labas ng Unity Realm sa labas ng mundo, paano ito posible? Kahit ngayon sa sinaunang mundong ito ng Memory Stones, ang mga nakarating sa Unity Realm Grand Perfection sa edad na 23 ay napakakaunti. Tandaan ang URL conchu8.net. Hehe, tapos 17 years old na ako ngayon, hindi ba mas magiging Phoenix ako niyan? Sabi ng matanda, tama, kaya ko lang nasabi, kung alam ng mga tao na ang iyong kaharian ngayon, siguradong matutulala sila sa maraming tao, sa pagkakaalam ko, ang pinakahenyo na 17 taong gulang na kabataan ng Laoshan Academy ay nasa ang gitnang yugto ng Unity Realm, ito ang pinakahenyo, at ito ang talento na inaagaw ng bawat kapangyarihan. Biglang naalala ni Omi at nagtanong, Senior, itong Purple Mansion, ano ang kinalaman nito sa iyo? Haha, ako ang grandmaster nitong bahay na kulay ube, sa tingin mo ba ninuno nila ako? Ah, noon, matapos akong maling pumasok dito, ako ay 5 taong gulang na anak ng isang pamilyang Max Payne, isang pinuno ng angkan. Pagkatapos noon, umasa ako sa karanasan ng aking nakaraang buhay at naging mas malakas na hakbang, ng course, nagpunta din ako sa Laoshan Academy, nandito ako noong bata ako, tapos, naging matatag ako, at unti-unting lumakas ang pamilyang ito, at unti-unti, nagkaroon ng Purple House ngayon. Nagtaka si Omi, gayunpaman, nalaman kong ang Purple Mansion na ito ay eksaktong kapareho ng Underground City sa ibaba ng Marshall Island, kaya tiyak na hindi mo itinatag ang Purple Mansion na ito. Tumango ang matanda, tama, ang Underground City sa ilalim ng Marshall Forest Island ay ang lungsod na ito ng hindi mabilang na mga kabataan, at itong Purple Mansion ay kapareho ng Max Payne na pamilya ko noon. Oh, kung gayon, ang Miss Zayu na iyon ay ang iyong apo. Tama. Hahaha, nakakatuwa, may asawa ka na talaga dito at may pamilya na napakaraming populasyon. Sabi ni Omi. Huminga ng malalim ang matanda, so, medyo naguguluhan ako kung ito ba ang totoong mundo o hindi, ano ba ang totoong mundo o hindi. Medyo nalilito na ako. Senior, may huling tanong, at ito ang pinakamahalaga. Sabihin, nung pumasok si Senior dito noon, hindi ba niya naisip na lumabas? Tanong ni Don Zimmer. At, naps, sinabi ng matanda, syempre naisip ko, ang una kong naisip ay, magpakamatay, dahil pagkatapos na makapasok sa Oblivion City at Pale Twilight City, ang pagpapakamatay ay ang paglabas ng kamalayan. Gayunpaman, minsan sinabi sa amin ng aking amo na ang Underground City na iyon, mula noong nahukay ito libu-libong taon na ang nakalilipas, maraming tao ang hindi maipaliwanag na naglaho, at sa huli, walang sino man ang muling lumitaw. Natawa si Omi, ano ba ang kapalaran, noong una akong pumasok, ang akala ko ay katulad mo, sabi ng Island Master hindi ka na daw nagpakita simula nang mawala ka, kaya hindi ako naglakas loob na magpakamatay, hindi ko inaasahan na pareho tayo ng iniisip. Tama, kaya nabubuhay ako sa mundong ito, hinintay ko na ang mundo ay automatikong matapos sa araw na iyon, ngunit sa kasamaang palad, naghintay ako at naghintay hanggang sa mapuno ako ng mga anak at apo, at ang nakakagulat, hindi pa tapos nauubusan na ako ng pasensya, hindi na ako babalik sa totoong mundo. Bakit? Sa totoong mundo, mayroon akong isang nakababatang kapatid na lalaki na nabubuhay pa, at ang iba pa sa sinumang miyembro ng pamilya o sinumang kaibigan. At dito, mayroon akong maraming mga anak at apo at maraming mga kaibigan, kaya kung saan ang totoong mundo para sa akin, sabi mo. Tsaka, sandaling kalungkutan din ang naramdaman ni Omi pero ano, ang Memory Stone na ito ay naitala sa napakatagal na panahon, sapat na para sa buong buhay ng isang tao, hindi mahalaga kung ito ang tunay na mundo o hindi, isa, maaari nang gumugol ng isang tunay na buhay dito. Senior, ano ang tungkol sa akin? Ano ang dapat kong gawin? I've actually been so misanthropic and rejecting these days, I've never wanted to fit in, I just want to live. Can you tell me what I should do? Paano tayo aalis sa memory stone na ito?
Ayokong matulad sa'yo, gusto kong bumalik sa totoong mundo, marami pa akong kapamilya. Tumawa ang matanda, masanay ka na, Zhang San. Anong ibig mong sabihin? Zhang San, hindi ko rin masasagot ang tanong mo tulad ng dati, katulad mo rin ako ngayon, kahit 5 taong gulang na akong bata, ilang buwan na akong hindi nagsasalita, gusto kong umalis, ayokong umangkop sa mundong ito, ngunit kapag ang pag-alis ay naging isang labis na pag-asa, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Zhang San, sa iyong lakas maaari kang magkaroon ng magandang oras sa mundong ito, bakit hindi kumuha ka ng isang grupo ng mga asawa habang ikaw ay bata pa, tulad ng ginawa ko noon, kapag mayroon akong 12-12 ng mga asawa, magkakaroon ako ng sapat na upang mabuhay, at maaari kang maging katulad ko. Hindi, gusto kong bumalik. Zhang San, hindi ka na makakabalik. Hindi. Sigaw ni Omi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay pipiliin mong subukang magpakamatay, maglakas loob ka ba? Umupo si Omi sa lupa, tama, si Omi ay hindi naglakas loob na magpakamatay, ang pagpapakamatay ay hindi sinasadyang patay na, hindi na makabalik sa tunay na mundo, alam ng Diyos kung bakit ito advanced memory ba to, pagpapakamatay ay hindi maaring bumalik. Sinabi ng matanda, kaya, mayroon lamang isang paraan sa harap mo, iyon ay, naghihintay na ang mundo ng record na ito ay automatikong magwawakas. Gayunpaman, mahigit 100 taon na akong naghihintay. Alam ng Diyos kung gaano katagal na itala ang memory stone na ito, marahil 150 taon, marahil 200 taon, marahil mas matagal pa. Kung ito ay naitala sa loob ng 150 taon, mabuti, maghintay ka ng 130 taon upang bumalik. Kung 200 taon, pagkatapos kailangan mong maghintay ng 80 taon, 80 years to go back to the real world, well, what's the point? Baka umalis na ang mga kaibigan at kamag-anak noon, at ang mga batang manliligaw noon ay naging lola na, ha. Tawa ng baliw ang matanda. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Omi. Itong memory stone, bakit napakasama nito? Tumingin ang matanda kay Omi at sinabing, Zhang San, malugod kang tinatanggap na maging kasama ko. Kung naniniwala ka sa akin, mamuhay ng maayos dito at siguraduhin mamuhay ng buo, para sa iba, nasa mga Diyos. Oo nga pala, apo kong si Zayo, maganda ba siya, kung gusto mo siya, maaari ko siyang ipakasal sa iyo bilang kapalit ng katotohanan na kayo at ako ay nanggaling sa iisang totoong mundo. Kabanata 196. Ayoko, gusto ko lang umalis, ayoko ng mga magagandang babae, sabi ni Don Omi. Oh, okay. Pero, Zhang San, kahit na ito ang tunay na mundo o ang memory stone na ito, talagang pareho lang, pagkatapos ng mahabang panahon, magkakaroon ka rin ng pamilya dito. Sige, maaari kang manatili sa aking lugar mula ngayon on, we are also considered family, wala kang mapupuntahan, at ngayong bata ka pa, bakit hindi mo muna sundan ang apo ko at mag-aral sa Laotian Academy, at mamaya na natin pag-usapan. Siguro, hindi magiging katulad ng sa akin ang kapalaran mo, magkakaroon ka ng pagkakataong umalis, hindi magandang ideya na magmadali ngayon, di ba? Pagkasabi noon ay tumawa ang matanda at naglakad palayo. Napaupo si Omi sa lupa sa sobrang depresyon. Sa malayo. Lolo, ano ang matagal mong sinabi kay Zhang San? Tanong ni Ziyu. Napangiti ang matanda, wala, Zhang San hindi naman ito masama, bata pa siya at malakas sa martial arts, iniwan ko na siya sa pamilya namin, in the future, hindi na siya magiging groom, miyembro na siya ng pamilya namin, pupunta siya sa Laotian Academy kasama mo, isama mo siya ng konti. Oo. Kinusot ni Ziyu ang kanyang mga mata tila umaasa at nasasabik. Hahaha. Tumawa ng malakas ang matanda. 3 araw at 3 gabing hindi umimik si Omi sa Purple Mansion. Gayunpaman, ano ang maaaring gawin? Hindi mapupunta sa impyerno ang Don. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kaya, nang walang ibang mapagpipilian, walang magawang tanggapin ni Tang Zi ang katotohanan. 1 hakbang sa 1 pagkakataon, marahil, 1 araw sa hinaharap, maaari niyang lisanin ang mundong ito. Phew! 1 malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Omi. Sa oras na ito, pumasok si Ziyu. Zhang San, sinabi ng lolo ko na magiging miyembro ka na ng aming pamilya mula ngayon, tama ba? Masayang tanong ni Ziyu. Sabi ni Omi, hindi mo gusto ang ideya na ako, isang lalaking ikakasal, ay magiging pamilya mo. Saan? I can't welcome it enough. Tama. Tumango si Omi, ngunit wala namang ibang mapupuntahan si Omi, kaya ito lang ang tanging paraan. Great, sabay tayo sa school pagkatapos nito. School. Sa Laotian School. Oh, walang interes. Ah, bakit ah? 17 ka pa lang, ano pa nga ba ang magagawa mo kung hindi ka pumasok, sa edad natin, school age na yan ah, hindi na kailangang magmadali sa mga bagay na pang-adulto. Parang may gusto si Zayu kay Omi para pumasok sa paaralan. Naku, Terena, tatambay pa rin ako, hindi naman pareho kung saan man ako tumambay.
Sabi ni Omi na walang Diyos na mga mata. Sang-san, paano mo masasabi iyan? Napakagaling mo sa martial arts, kaya magiging muddler. Hindi ko maintindihan kahit sabihin ko sayo. Og, Sang-san, mukhang masama ang pakiramdam mo, dahil pamilya na tayo ngayon, pwede mo ba akong makausap? Hindi pwede. Oh, labis na nanlumo si Ziyu, puno siya ng interes kay Sang-san kahit na medyo katulad niya, ngunit malamig ang mukha ni Omi. Gabi na, nakahiga si Omi sa kanyang kama, iniisip ang tungkol kina Liana, Simran, Shu Meichen, Samira, at Xiaoming sa kanyang isip na hindi makatulog ng mahabang panahon. Mai Siangyeon, Chanel, Meichen, Samira, Xiaoming, sana ay tulungan ninyo akong ipagdasal na umalis ako sa memorya na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, natatakot ako na tayo ay nasa trahedya. Sabi ni Omi sa loob. Kinabukasan, pinaandar ni Omi ang karwahe. Kasunod ni Zayo, tumungo siya sa Laotian Academy para pumasok sa paaralan, bagaman walang interes si Omi dito, ngunit manggugulo lang siya saan man siya magpunta, kaya hayaan na lang niya ang iba na ayusin ito. Ang kasalukuyang kalagayan ni Omi ay may pakiramdam na walang buhay, patay at walang dinamaka. Matamlay ang tingin ni Omi. Sa pagmamaneho ng karwahe, ilang dosenang kilometro lamang sa labas ng tarangkahan ng lungsod, isang magandang gintong karwahe ang hamarang sa gitna ng kalsada. Isang lalaking nakadamit ng maayos ang tumalon mula sa karwahe, ang lalaking ito ay ang parehong lalaking nakilala at sinubukang sunduin si Ziyu sa Laotian Academy noong araw na iyon, sa harap ng dormitoryo ni Ziyu. Zayo, nagkataon lang. Kumalaklak ang lalaking nakadamit na iyon. Oh Gonji, anong ginagawa mo? Zayo, dahil nagkataon lang, sabay tayong pumasok sa paaralan, samampa ka sa aking karwahe, mas maluho ang aking karwahe, pag-uusapan natin ang tungkol sa martial arts at pag-uusapan ang ating mga adhikain sa buhay. Walang dapat pag-usapan, Sang-san, umalis na tayo. Sabi ni Ziyu kay Omi. Sa oras na ito, ang Ogonji na iyon ay abala sa pagtingin kay Omi, na parabang tinatakot niya si Omi sa kanyang mga mata, at kung hindi alam ni Omi ang anumang mas mahusay, siya ay gagawa ng isang move kay Omi. Sang-san, pumunta ka na agad, utos ni Ziyu. Ang Ogonji na iyon ay abala sa pagsasabi kay Omi, kabayo, maging matino. Tumingin si Omi kay Ogonji na may masamang tingin, pagkatapos ay ngumuso, idiot. Ano ang ibig sabihin ng silly ratio? Ang tagasunod ni Ogonji ay abala, young master, pinagalitan ka niya. Malamig ang tingin ni Ogonji, Marv, ikaw. Bang! Bago matapos ni Ogonji ang isang pangungusap, biglang sumabog ang kanyang ulo, pagkatapos ay nahulog sa lupa at namatay. Sinampal siya ni Omi hanggang sa mamatay. Ah! Parehong tumili si Ziyu at ang maid, pareho silang tanga. Nanginginig din sa takot ang sidekick ng kabilang side, saka inilabas ang mga paa at tumakbo palayo. Shoo! Sinipa ni Omi ang isang bato. Bang! Biglang namatay ang groom ng kabilang side at hindi siya pinayagan ni Omi na bumalik para magsumbong at magdala ng gulo kay Zifo. Sang-san, anong ginagawa mo? Puti ang mukha ni Ziyu habang nagtatanong. Walang kulay ang mga mata ni Omi habang sinasabi niya patayin. Baliw ka, hindi natin kayang guluhin ito. So paano kung hindi natin kayang mag-provoke? This world is inherently a false one, walang pinagkaiba ang pagiging patay at buhay. Sang-san, baliw ka, tapos na, mawawasak na ang pamilya natin, ang ama ni Ogonji ay isang duke. Tumingin si Omi sa takot na si Ziyu at huminga ng malalim, kahit na ang sinuman dito ay matagal nang hindi umiral, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi nila alam. Okay miss, nagkamali ako. Ano ngayon? Dahil patay na ang lahat, ano pa ba ang magagawa natin? Kunwari hindi natin alam, kung hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin, who knows, drive na. Umalis si Omi kasama ang karwahe, napatay ang isang piraso ng basura, hindi ito sineseryoso. Sa buong daan, si Ziyu ay tahimik at hindi nagsasalita. Kinagabihan, pagdating sa Laotian Academy, pinaponte ni Omi si Ziyu sa pintuan ng kanyang dormitoryo. Sang-san, saan ka nakatira? Bawal tumira ang mga lalaki sa dormitoryo ng mga babae, kaya, pero susuriin kita bukas. Sabi ni Ziyu. Sabi ni Omi, no need to worry about me, with my ability, natatakot pa ba ako na walang matutuluyan. Ngunit, huwag na pero, nandito naman ako para tumambay, hindi bale. Sabi ni Don Omi na may masamang tingin. Huwag na kayong magkukwentuhan, sabihin na nating may kilala akong batang lalaki, sa gabi ka titira sa pwesto niya, iyon ang desisyon. Whatever. Pinaandar ni Omi ang karwahe pababa ng bundok dahil hindi posible na panatilihin ang mga hayop sa bundok. Pagkaalis ni Omi, abala ang kasambahay ni Zayo sa pagsasabing, Miss, bakit parang patay na kamag-anak si Sang-san? Kabanata 127. Ewan ko ba, sabik na makita siyang ganito, nakakadurog ng puso, hindi ko nga alam kung anong meron sa kanya.
Miss, bakit ka nababalisa sa kanya? Hindi naman siguro interesado ka kay Zhang San, di ba? Kalokohan, pamilya ko na siya, tama lang na maawa ako sa sarili kong pamilya, hindi ba sinabi ng lolo ko na alagaan ko pa siya? Namula si Ziyu at sinabing, oh, bahagyang tumango ang dalaga. Inihatid ni Omi ang karwahe sa ibaba ng bundok, inilagay ito sa isang profesional na kwadra, at pagkatapos ay umakyat sa bundok. Hindi alam ni Omi kung ano ang pinagkakaguluhan niya at puno ng kalituhan. Sa gabi, dinala ni Ziyu si Omi at nakilala ang isang batang lalaki, na nagngangalang ding Shan, at sa gabi, nananatili si Omi sa dormitoryo ng batang ito na nagngangalang ding Shan, ngunit sa kasamaang palad, itong si Ding Shan ay may kasintahan na pumapasok sa hating gabi at gumagawa ng isang ang daming ingay para gisingin si Omi. Kinabukasan, nag-check-in si Ziyu kay Omi, kaklase ni Ziyu. Ikalawang klase ng ikaapat na baitang. Si Omi ay nakaupo sa silid-aralan, palaging nakakaramdam, medyo katulad noon sa Bayon Middle School, sa isang ulirat, si Omi ay tila ibinalik ang oras, pabalik sa Bayon Middle School. Hoy, ang estudyante, bakit ka nanghihina? Sa pagkakataong ito, sumigaw ang isang guro. Itinaas ni Don Omi ang kanyang ulo. Ikaw yan, bago ka lang ba dito? Bakit napakawalang sigla mo? Lumabas ka at bit-bit mo ang isang malaking bato sa iyong likod at lumipad sa paligid ng bundok ng 100 beses. Sabi ng girong iyon na ang girong ito ay isang mahusay na pagkumpleto ng Unity Realm. Medyo nagulat si Omi na ang isang ordinaryong guro ay napakalakas. Si Ziyu ay abalang tumayo, Teacher Wolf, siya ay may sakit, mangyaring huwag siyang parusahan. Nagulat ang mga estudyante sa klase nang makitang tinutulungan ni Ziyu ang bagong dating. Isa sa kanila, isang batang lalaki sa klase na medyo nagseselos ay tumayo at nagtanong, Ziyu, sino siya? Bakit mo siya pinagtatanggol? Sabihin mo sa akin kung sino siya. Ang medyo seloso na batang ito ay nasa ikalawang klase ng Ding Grade, ang pinaka-talented, na tinatawag na Green Hua, at nasa unang antas ng Early Unity Realm. Hindi man lang pinakinggan ni Ziyu ang kanyang sinabi, masyadong abala sa pagsusumamo sa guro na huwag parusahan si Omi. Sumigaw si Levin Yuachen, Ziyu, sabihin mo, ano ang relasyon mo sa kanya? Sigaw nitong bumulaga sa buong klase, at lahat ay napatingin sa kanya. Sinabi ni Ziyu, si Zhang San ang boyfriend ko. Ano? No way. Nanginginig ang katawan ni Green China. Imposible, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ah, sumugod si Green China kay Omi at sinigawan siya, say, anong relasyon mo ni Ziyu? Natulala ang tingin ni Omi habang nakatingala sa Green China, at sa sandaling ito, parang nakita na ni Omi ang lalaking tinawag na Zhou Ritian mula sa Bayon High School minsan, ha? Sabihin mo, ano ang relasyon mo kay Ziyu? Ang buong klase ay nakatingin sa bagong Omi, isang bagong dating sa Green China, na para bang pakiramdam nila ay may problema ang bagong dating. Noon lang walang nakakagulat, ang bagong Omi, nang walang sabi-sabi, ay itinaas ang kanyang sampal. Sampal. Binigyan ng malakas na sampal si Midoriwa ay agad na hinampas sa lupa. Wow! Ang buong klase ay sama-samang nagulat, maging ang guro ay nagulat, ang bagong dating na ito, sapat na mabangis na tamaan kahit ang unang henyo ng klase, ngunit isang tao sa listahan ng henyo ng Laotian Academy, kahit na bagamat nasa ibaba lamang ito ng listahan ng henyo. Si Levi Hua mismo ay utu-utu din, hindi niya inaasahan na ang mukhang hanggal na ito, bagong dating, ay tatalunan siya ng walang sinasabi, masyadong may kultura. Art mas mahigit, I'll kill you. Lamabang sa lupa ang Green China at binato ng suntok si Omi. Ang akala ng lahat ay mabubugbog si Omi sa puntong hindi na niya kilala ang kanyang ama, nang matuklasan muli na hinawakan ni Omi ang kamao ni Levi Hua. Napahawak ang kamao ni Green Hua sa palad ni Omi, hindi makagalaw, hindi makaabante ng kalahating puntos, at hindi makapull out. Ang mga mata ni Omi ay tumingin sa nakahawak na kapwa na may walang kibo na mga mata, naaalala sa kanyang isipan ang isang lalaking nagngangalang Jin Hu mula sa White Cloud High School noon. Ah, bitawan mo ako. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na maalis ng Green China ang kamay ni Omi at napagbantaan lamang si Omi na palayain siya. Lumapit si Ziyu at sinabing, Zhang San, itigil mo ito, bitawan mo siya. Tumingin si Omi kay Ziyu at sinabing, itong Jin Hu, hindi ba, Levi Hua, kadalasang binubuli ka ba niya? Wala naman talaga ang bullying, medyo nakakainis lang. Ang susunod na segundo, kachaw, direktang lumaban si Omi sa braso ni Green China. Ah, sigaw ni Green China. Nakaugalian ni Omi na itinadyakan ang ulo ni Green China sa lupa at sinabing, huwag mo nang guluhin muli ang kapatid ko, naririnig mo ba ako? Ang mga tao ay natigilan na sa sandaling ito. At narinig ni Ziyu si Omi na sinabi ang kanyang kapatid, ngunit ang kanyang puso ay nawala, hindi ba siya sapat na maganda?
Malapit iwan mo ako. Walang gana na sigaw ni Green Hua, marahil ay nakasanayan na niyang igalang, nakakahiya talaga na bigla kang natapakan ng ganito. At saka, ang buong Laotian Academy ay hindi nagkaroon ng ganoong karahasang tao, karamihan sa mga ekspertong iyon sa listahan ng henyo ay mula sa mga sikat na pamilya na may magandang pagpapalaki, kahit para sa reputasyon ng pamilya, hindi sila maaaring maging kasing rahas ni Omi, kaya ang marahas na eksena ni Omi ay talagang nabigla sa mga tao. Hindi naman sa hindi nakapag-aral si Omi, bagkus, nakagawian, sa nakaraan, sa Bayon High School, ang mga masasamang batang maniac, hindi ba't lahat sila ay ganito? Bitiwan mo ako. Sigaw ni Midori Hua na may pulang mukha. Bang! Sinipa ni Omi ang walang utang na loob na Green China palabas ng classroom. Wow! Ang bastos! Hehe, napakalalaki! Ang ilang mga batang babae ay tumingin kay Omi na may mapangakit na mga mata, pakiramdam na si Omi ay napakagaspang, napakadala at ligaw, at nasakop pa ang maraming babae ng sabay-sabay. Natulala din si Ziyu habang nakatingin kay Omi, pakiramdam niya ay napakagwapo ni Zhang San. Bumaba ang guro at nagsabi, Zhang San, anong lakas ang mayroon ka? Tumingin si Omi sa guro, ang gurong ito ay nasa unang antas ng Unity Realm Great Perfection, maaaring pangalawa siya ni Omi. Gayunpaman, hindi mahilig magpanggap si Omi na nagkukumpera, total hindi naman 17 taong gulang ang tunay niyang edad. Walang lakas, sige, magklase ka, magpanggap ka lang na wala ako, nandito lang ako para guluhin. Oh! Tumawa ang guro at sinabi sa kanyang puso kung ano ang isang baliw, ang Laotian Academy, kahit na ang unang henyo, ay walang ganoong tono ng loko ah, bawat henyo, lahat mula sa mga sikat na pamilya, kung sino sa kanila ang hindi magalang, napaka-qualified at may kultura, tulad ni Omi, ang magaspang na pag-uugali, at ang napakayabang na tono, ay hindi kailanman nakita. Natahimik ang klase, at ang tinatawag na Green China, na sobrang ligaw na binugbog ni Omi, ay sobrang nahihiya, at hindi nang ahas na bumalik sa klase. Gayunpaman, ang isang taong napakarahas ay ipinanganak sa Laotian Academy, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan, ang estilo ni Omi ay napakarahas, siya ay nakatadhana na maging isang alternatibo sa Laotian Academy, at walang sinasabi kung anong mga alon ang lilipad. Gayunpaman, sa lakas ni Omi, kahit anong unos at alon ay parang umutot, ayaw ni Omi na makipaglaro sa mga tao dito, tinanggihan ni Omi ang mundong ito sa loob, naliligaw siya at gusto na lang umalis. Kabanata 198. Ang marahas na pambubugbog ni Omi sa Green China ay kumalat sa isang umaga sa Laotian Academy. Maraming tao ang pumunta sa Ding Year 2 para makita kung kamusta itong si Omi. Hoy, alin ang maalamat na Zhang San na marahas na bumugbog kay Levi Hua? Shich, yan yung natutulog sa mesa. Ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang mag-aaral? Shich, ano ba ito, napakagaspang niya noong sinaktan niya si Greenwald, hindi lang siya walang modo, tinadyakan pa niya ang ulo ni Greenwald sa lupa pagkatapos ng pambubugbog. Holy crap, no way, how in the world can have such a rude person? Oh my god, what is it with that famous family? Sobrang kultura, hindi ba siya natatakot na siraan ang kanyang pamilya? Shich, dating groom, hindi nakapagtataka. Sa buong umaga, ang mga tao ay patuloy na pumupunta sa Ding Year 2 upang makita si Omi, at lahat ay natigilan sa bastos na pag-uugali ni Omi. Bagamat alam ni Omi na maraming tao ang pumupunta para manood sa kanya, hindi nag-react si Omi at nanatiling nakahiga para matulog. Tandaan ang website, consu8.net. Tanghali na ang labas ng paaralan. Niyaya ni Zayu si Omi na sumama sa kanya sa tanghalian. Tumango si Omi, hindi niya alam kung saan ang cafeteria. Maya-maya, pagdating sa parang cafeteria, maraming tao ang nakakita kay Omi na pumasok sa cafeteria at tinuturo at pinag-uusapan si Omi. Sa tulong ni Ziyu, bumili si Omi ng kanyang pagkain. Wala sa magandang mood si Omi nang makita niya ang napakaraming tao na tumuturo sa kanya sa cafeteria, at sa original ay nasa sobrang di masayang mood dahil nakulong siya sa memory stone na ito. Zhang San, maupo tayo dyan. Itinuro ni Ziyu ang isang bakanteng lugar sa isang sulok ng cafeteria, ang mas magandang upuan ay na-occupy na ng mga nauna. Gayunpaman si Omi ay hindi nagpapalubha sa kanyang sarili, siya ay nalulumbay na, ngunit pinalala ang kanyang sarili na umupo sa sulok at kumain. Tumiretso si Omi sa isang mesa sa upuan sa bintana at sinabi sa estudyanteng kumakain sa mesang iyon, umalis ka na rito. Wow! Maraming tao ang orihinal na nanunood kay Omi sa katahimikan, ngunit nang bigla nilang makita si Omi na humawak ng upuan ng iba ng may kawalang galang, marami sa kanila ang napawaw na parabang ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong bagay. Ang dalawang batang lalaki na kumakain sa upuan sa bintana ay tumingin kay Omi sa hindi malamang dahilan. Classmate, anong ginagawa mo? Medyo naiinip si Omi sa isang sumigaw, umalis ka sa aking daraanan, aking lugar.
kaklase mo. Bang! Sinampal ni Omi ang dalawang walang utang na loob na kaklase sa labas ng bintana sa buong view ng lahat. Wow, damn! How rough! Natigilan ang buong cafeteria paanong may estudyanteng napaka-unreasonable at napakasungit. Labis na nanlumo si Ziyu, hindi man lang siya naglakas loob na umupo at kumain kasama si Omi, ito ay masyadong nakakahiya, paanong si Zhang San ay napakalaki at hindi makatwiran. Sa huli, si Ziyu ay hindi pa rin naglakas loob na umakyat upang umupo at kumain kasama si Omi, siya ay isang edukadong tao, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi niya magawa, at masasabing lahat ng mga estudyante sa kabuuan. Hindi ito magagawa ng Laoshan Academy, kahit na gawin nila, hindi sila maglalakas loob na gawin ito ng lantaran, sa likod lamang. Si Omi ay nangingibabaw sa dalawang upuan mag-isa, at ipinatong pa ang isang paa sa stool, saka kinain ang kanyang pagkain. Si Omi ay mukhang may utang sa kanya ang mga tao sa mundo. Ang bastos na pag-uugali ni Omi ay tuluyang nagdulot ng sama ng loob ng ilang estudyante. Ang isang estudyanteng nagngangalang Yang Late ay tila hindi na nakayanin, sinampal ang kanyang chopstick at tumayo. Ang mga mag-aaral sa cafeteria ay natuwa nang makita ang Central Late na nakatayo sa galit. Hindi na nakikita ng Central Late, haha, ang galing. Ang Central Late ay ang unang henyo ng ikawalong klase ng Ding Grade, nangunguna sa Green China sa listahan ng henyo, sana'y maparusahan niya ng husto ang bastos na lalaking ito. Central Late, umakyat ka at turuan mo siya ng leksyon. Napatingin ang lahat kay Central Late. Galit na naglakad si Central Late patungo kay Omi. Kumakain pa rin si Omi na nakatapak ang isang paa sa stool, ang sarap ng pagkain, ngunit hindi nito mabawi ang nakapanlulumong pakiramdam na nakulong sa mundong ito. Sa oras na ito, lumapit si Central Late, tumayo sa harap ni Omi, at sinabing, "Itong estudyante, alam mo ba na napakasungit mo, at ang iyong pag-uugali ay seryosong sumasalungat sa moral na programa?" Ang Central Late ay hindi kaagad kumilos kay Omi, ngunit una sa isang tono ng pagtuturo. Nang hindi tumitingin, sinabi ni Omi, "Masama ang pakiramdam ko, huwag mo akong guluhin, lumayo ka." "Ikaw." Nakita ni Central Chi na hindi lang nakinig si Omi, tinawag pa niya si Laozi ng ganoong pangalan sa harap niya, kasuklam-suklam talaga itong tao. "Classmate, kung ipagpatuloy mo ang ganitong klaseng ugali na walang taiman, huwag mo akong sisihin, Central Late, ngayon lang talaga ako maghahanap ng hustisya para sa dalawang kaklase na yan." Humuso si Omi, "Huwag mong hanapin ang kamatayan." "Ikaw." Ganyan ang galit ni Central Chi, at galit na galit din ang mga estudyante sa paligid. Mukhang ang pakikipag-usap sa isang tulad mo na walang konotasyon ay isang ganap na pag-aaksaya ng enerhiya, gayon din, kung gayon huwag mo akong sisihin Central Late. Pagkatapos sabihin yon, hinampas ni Central Late si Omi gamit ang isang palad. Lumipad si Omi sabay sipa. Boom! Lumipad kaagad si Central Late palabas ng pinto ng cafeteria. Halos tapos na si Omi sa pagkain, tumayo siya at nagbuntong hininga sa lahat, "Mga kapwa estudyante ng Laoshan Academy, gusto ko lang tumambay dito ng payapa at tahimik, kaya abalahin ko kayong lahat para hindi ako istorbohin, kung hindi, huwag sisihin sa pagiging bastos ko." Sabi ni Omi at tumalikod na para lumabas ng cafeteria. Nakita ito ni Ziyu at sumunod sa labas ng cafeteria na nakayuko. Tinabol ni Ziyu si Omi at naabutan siya sa isang maliit na daanan. "Zhang San, para saan? Bakit ka ganito? Paano? Ang pagtama sa isang tao at pagiging napaka-rough, hindi ba pwedeng maging civil ka? Masama talaga ang imahe mo at ngayon ay halos sikat ka na sa buong akademya. Paumanhin, wala ako sa mood na maging civil tsaka, aktibo ba akong nakipagkulitan sa sinuman? Hindi ako interesadong makipaglaro sa inyo sa lugar na ito. Ngayon lang sa cafeteria, hindi ka lang naupo sa iba. Bamantong hininga si Omi, "Damn, nakakapanlumo na kaya ako napadpad dito, kailangan ko pa bang magtago sa isang sulok para kumain? Bakit ko pa agrabyado ang sarili ko, damo." Galit na galit si Omi sa pagbanggit nito, nagdamuhan n times in a row, and he also sipa a stone on the ground in exasperation. How unhappy was Omi, it seems that being trapped here made Omi very unhappy. Si Ziyu ay tumingin kay Omi na may matinding depresyon, talagang hinihiling niya na si Omi ay mas pino at mapagpakumbaba, para sa kanyang henyo, siya ay napakasikat sa akademya, ngunit si Omi ay isang bastos na tao, kaya kahit gaano siya kay-talento, hindi siya tatanggapin ng lahat. Mabuti na lang at hindi alam ni Omi ang panloob ng mga salita ni Ziyu, kung hindi, si Omi ay kailangang ninisyon, sikat. Ayokong umalis dito sa lalong madaling panahon. Sino ang gustong malugod dito? Noon lang, may lumipad na lalaki sa dikalayuan, at ang lalaking iyon ay umungal sa himpapawid, "Sino ba ang sumipa ng malaking bato? Nabasag mo ba ang bubong ng dorm ko? Sino yan, lumabas ka dito at umamin ka." Kabanata siyam naraan siyam na putsyam. Natigilan si Ziyu, hindi ba sinipa lang ito ni Zhang San?
At nagkataon lang na nabasag ang bubong ng dormitoryo ng isang tao. Sino ta? Lumabas ka o iimbestigahan ko kung sino ang may gawa nito at huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sigaw ng lalaki sa langit. Tumangala si Omi at sinabing, ako ito. Ikaw kasi, ang lakas ng loob mong umamin. Agad na sumugod ang nasa langit, galit na galit. Si Ziyu ay abala sa pagsasabing, pasensya na, kaklase, hindi sinasadya ng kapatid ko. Sabi ng kaklase na iyon, huwag kang magsalita, magbayad ka, 10,000 gold. Pumuso si Omi, bibigyan kita ng isang bukol ng dumi na dadalhin o hindi, paano kung basagin ko ito sa gusto ko, paano kung gusto kitang hampasin. Tinaylan ni Zayu si Omi, Zhangshan, huwag kang magsalita ng kahit ano, ikaw ang orihinal na mali. Tumawa si Omi, hindi ako tama, kaya paano kung hindi ako tama? How dare you be so arrogant, alam mo bang ang kapatid ko ang pang-10 pinakamalakas sa listahan ng henyo? Sigaw ng estudyanteng iyon sa kabilang linya. Hahaha, genius list, basura, palabasin mo ang kapatid mo, pangako hindi ko siya bugbugin. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ikaw, ang lakas ng loob mong hindi igalang ang aking kapatid. Hahaha, anak, bumalik ka at kumain ng gatas ng iyong ina. Ay teka, sinira mo ang bubong ng dormitoryo ko, hindi ka lang nakabawi, pero mayabang ka pang nagsalita at hindi nire-respeto ang kapatid ko. Teka, kung hindi ko hahayaan ang kapatid ko na turuan ka ng leksyon, le follow your surname. You have the guts to report to me at huwag kang tumakas. Emph, ang lolo ng iyong kapatid, si Zhangshan, ay ako. Ikaw, ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong lolo ng kapatid ko, masyado kang mapanghamon. Bakit hindi ka bumalik at tawagan ang kapatid ng iyong apo, at maghintay na mabugbog ka? Umirap si Omi. Phew! Ang galit na lalaki na iyon ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang galit at agad na lumipad. Sinabi ni Zayu, Zhangshan, masyado ka nang lalayo, kasalanan mo na. Sabi ni Omi, ako ang mali. Kung alam mong kasalanan mo, bakit ka pa nagkakaganito, bakit hindi ka nalang humingi ng tawad sa kanya at magpatawad? Bakit ako hihingi ng tawad, bakit ako mag-compensate, mali ako, pero ano, nagagawa ko lahat ng gusto ko, masaya ako. Ikaw, hindi ka panipaniwala, pagkatapos ay maghintay ka nalang nabugbugin ng kanyang kapatid, masasabi ko sa iyo na ang kanyang kapatid ay ang 10th rango na niyajing ng listahan ng henyo, ang unang antas ng gitnang Unity Realm. Hahaha, hahaha, takot na talaga ako, Terena, bilisan na natin at magtago sa bakanteng sulok at hindi na lalabas for eternity. Ikaw, tinadya ka ni Ziyu ang kanyang paa sa galit kung saan natatakot ang tono ni Omi, mayabang at puno pa nga ng panunuya. Hindi kita pinapansin. Bamantong hininga si Ziyu at lumipad palayo. Napaawang ang bibig ni Omi at lumipad din. Makalipas ang halos 10 minuto, lumipad ang 2 batang lalaki at ang isa sa kanila ay ang batang grade C na katatapos lang nabasag ang bubong. Kuya, dito na lang. Nasaan ang ibang lalaki? Nandito lang siya, bakit ngayon lang siya nawala, kuya, nakita niya siguro talaga akong hinahanap ka at tumakas. Isa pang batang lalaki, mga 18, ang nagtanong, kuya, alam ba niya ang pangalan ng batang lalaki na nandoon lang? Ako, hindi ko alam. At may nakita ka bang kasama niya? Sobrang galit lang ako, hindi ko man lang pinansin ang mga tao sa paligid niya, parang may babaeng nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya, pero hindi ako tumingin. Emph, itong bastos na ito, binubuli ang ulo ng kapatid ko, huwag kang mag-alala, pupunta ako kaagad sa picket line ng school, hahanapin ko siya, at pagkatapos, tingnan kung paano ko pamamahalaan ang ganitong uri ng tao. Panipi. Well, kuya, ngayon palang tinawag ka ng lalaking iyon na apo, hindi ka niya nire-respeto. Naglakas loob lang siyang manligaw sa likod niya, nang makita niya ako sa personal, naglakas loob siyang sumubok ng masama. Ang mga klase ay ginanap muli sa hapon, ngunit ito ay mga klase ng martial arts, at lahat ay pumunta sa martial field sa likod ng bundok para sa mga klase. Si Omi ay hindi interesadong kunin ito, umutot sa isang grupo ng mga bata. Nakahiga si Omi sa ilalim ng puno sa tabi ng martial field na may buntot na damo sa bibig ng aso, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. Maraming tao ang hindi na maintindihan si Omi, gayunpaman, gaya ng sabi niya sa sarili niya, nandito siya para magpakatanga. Ang mga guro ng martial arts sa kanilang mga klase ay wala nang pakialam kay Omi, pakiramdam na ang pagmamalasakit sa isang mag-aaral na tulad ni Omi ay nagpababa ng kanilang sariling katayuan. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Ziyu si Omi sa tabi ng martial field, sobrang depressed siya sa loob, gusto niya talagang maging mapayapang estudyante si Omi at hindi estudyante na hindi tinatanggap ng lahat. Sa oras na ito, ang mga estudyante ng iba't ibang martial grounds ay lahat ay tinatalakay ang isang bagay.
Nabalitaan nyo ba yun at tanghali, hindi ko alam kung sino, ang bumasag sa bubong ng dormitoryo ng kapatid ni Nia Jing, at pagkatapos itong bas again, napakayabang niya, at sinabi pa sa harap ng kapatid ni Nia Jing na si Nie. Si Jing ay apo niya. Wow shit! No way! Sino to? Sobra na yan. Hindi ko alam pagkatapos ay hinanap ng kapatid ni Nia Jing ang kanyang kapatid, at nang dumating si Nia Jing, ang taong iyon ay tumakas. Talagang tumakbo akong hindi, nabugbog na siya ni Nia Jing. Total, siya ang 10th tao sa listahan ng henyo, 18 taong gulang pa lang, isang mahusay na henyo na umabot sa gitnang yugto ng Unity Realm. Isang tao sa ganitong antas, maging ang mga guro ng aming akademya ay kailangang mag-ingat, dahil ang isang tao sa antas na ito ay tiyak na malalampasan ang hindi mabilang na mga guro sa hinaharap, kung aling guro ang maglalakas loob na masaktan. Sa hindi inaasahan, ang mapag-alitan dahil sa pagiging apo ay dapat ay labis na nakakagalit. Oo, pagkatapos ay iniulat ni Nia Jing ang kaso sa akademya, at talagang sineseryoso ito ng akademya, nagpadala ng mga paikot upang matiyak na mahanap ang estudyanteng nanakit kay Nia Jing. Sak, hindi ko alam kung anong mangyayari kapag nahanap natin sila. Kalokohan, narinig ko na naghihintay si Nia Jing sa picket line ngayon. Sa buong Marshall Field, maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito tuwing break. Lumapit si Ziyu kay Omi at umupo, pinunasan ang butil ng pawis sa kanyang noo, katatapos lang mag-practice laban sa ibang mga estudyante at pawis na pawis. Sinabi ni Ziyu, Zhang San, narinig mo na ang lahat ng talakayan ng mga estudyante, ngayon alam mo na kung gaano kaseryoso ang bagay na iyon. Sana ay hindi ito imbestigahan ng picket squad ng akademya, kung hindi, sayang, hindi ko rin alam anong gagawin. Sabi ni Omi, oo, sana hindi ito imbestigahan ng mga picket. Nakita ni Ziyu na si Omi ay natatakot din na imbestigahan, at abala sa pagsasabing, alam mo ba kung gaano ka natatakot ngayon? Kung alam mo kung bakit ka natatakot, bakit hindi mo pigilan ang iyong sarili? Pumuso si Omi, natatakot ako na kapag lumabas ang imbestigasyon at hinanap ako ni Nia Jing, hahayaan ko siyang kumain. Shit, masyado kang maraming iniisip. Ikaw. Galit na galit si Ziyu kaya hindi siya makapagsalita at naisip niya na natatakot si Omi. Zhang San, wala talaga akong masasabi sa iyo, hindi ba pwedeng maging mapayapang estudyante ka na lang? Hindi ka naman sikat sa lahat ng ganito, kung hindi, sa talino mo, kapag natuklasan ka mamaya, tiyak na malugod na tatanggapin ng lahat ng mag-aaral at guro. Buong puso ang pagsasalita ni Ziyu. Kabanata 1,000. Hahaha, sikat. Ay po? Kailangan ko ba ng welcome dito, nakakatuwa. Natuwa si Don, ayaw niyang umalis at natatakot na hindi siya welcome. Zhang San, nakikiusap ako, hindi ka naman ganito dati at syempre, hindi pa kita masyadong kilala noong nobyo ka, total pumunta ka sa bahay ko bilang nobyo para lang, 2 buwan. Sige, Ziyu, don't mind me. You do your thing at guguluhin ko ang mga araw ko, sayang, these days, it's so damn boring. Zhang San, walang paraan na iiwan kitang mag-isa. Dahil lang sinabi ng lolo mo na miyembro na ako ng pamilya mo. Hindi na kailangan, baka hindi na ako bumalik sa bahay mo. Ah, bakit? Hindi bakit, ayaw kong lumipat ngayon, at kapag ginawa ko, aalis ako sa bastos na paaralang ito. Saan ka pupunta, huwag kang umalis. Nagmamadali si Ziyu. Saan pupunta, paano ko malalaman kung saan pupunta, hindi ako makapaghintay dito para mamatay. Paano ka maghihintay na mamatay, palagi kang nagsasalita ng kakaiba. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo, anyway, aalis ako sa bulok na paaralang ito maya-maya, para hindi mo na ako masyadong ibigay sa iyo. Unang urlm.consu8.net. Ayoko. Violet Moon pursed her lips, feeling lost inside. Huwag mong sabihin gusto mo ako. I do. Natigilan si Ziyu, hindi inaasahan na ibibigay ito ni Omi ng direkta, kaya paano niya ito sasabihin? Huwag kang magsalita ng kalokohan kung hindi naman. Si Ziyu ay abala sa pagsasabing, Zhang San, tama ka, gusto kita, hindi ka ba pwedeng umalis? Hahaha. Anong tinatawa-tawa mo, iniisip mo bang hindi ako sapat para sa'yo? Miss Ziyu, hindi ba salungat na ako, si Zhang San, ay isang bastos na bastard na hindi man lang ako welcome sa Laotian Academy, kaya ano ang gusto mo? Zhang San, kung gayon maaari mong baguhin ang iyong sarili at maging isang mag-aaral sa kapayapaan ah, hindi ba magiging maayos ang lahat kung gayon? Bakit ako magiging mapayapa, puno pa rin ako ng galit sa loob, nakikita ko lahat ng nandito at sobrang sama ng loob ko, gusto kong suntukin ang mundo, naiintindihan mo ba? Hindi ko maintindihan, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Zhang San, pakiusap, huwag kang ganyan, hindi mo man lang ako manggahas na lumapit sa iyo. Mas mabuti na iyon, hindi mo kailangang magustuhan ako. Pero, ako pa rin, gusto ko pa rin. Namula si Ziyu at ibinaba ang kanyang ulo.
Humuso si Omi, silly girl. Ayaw magkaroon ng feeling si Omi sa mga tao sa mundong ito, kung sakali man, natatakot ako na balang araw, magdadalawang isip siyang umalis sa mundong ito, bago pa sabihin ng kapatid ng master ng isla na natural na mananatili si Omi kapag nagkaroon na siya, pamilya dito. Magwala ka, Ziyu. Ngunit nagpapasalamat si Omi sa kanya sa loob. Zhang San, para saan? Pwede ka bang magbago para sa akin para sa pagbabago? Hahakatawa tawa ano ka ba, bakit ako magbabago para sa'yo? Babae ka lang sa puso ko, huwag mo masyadong isipin, may syota na ako. Tumingin si Ziyu kay Omi na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala, maliban kung sasabihin mo sa akin kung sino siya. Mas mahigit bakit ko sasabihin sa iyo. Ibig sabihin hindi ako naniniwala. Okay, dahil gusto mong malaman, walang masamang sabihin sa iyo, sinong babae sa Laotian Academy ang pinakahenyo, at pinakamaganda. Nagulat si Ziyu, gusto mo si Luyo Angki. Kalokohan. Hindi pwede. Hindi mas masama ang hitsura ni Luyo Angki kaysa sa iyo, at ang kanyang talento ay napakalakas, hindi ko siya gusto, mas gusto kita ah, ang talento ay napakasama, hindi ko gusto ito, huwag mag-ilusyon tungkol sa ako sa hinaharap. Sabi ni Omi, kaya lang, si Omi ang nagkasala sa pagsasabi nito sa loob. Si Luyo Angki ay wala, sa puso ni Omi ang isang hindi kilalang tao ay isang tao lamang, hindi kasing ganda ng isang ulo ni Ziyu, kahit sa mundong ito, si Omi ang may pinakamagagandang damdamin para kay Ziyu. Gayunpaman, hindi maaaring magkaroon ng damdamin si Omi dito, kailangan niyang laging isipin ang pagbabalik sa totoong mundo, kung hindi, baka talagang hindi siya naiiba sa nakatatandang kapatid ng master ng isla sa buhay na ito, ang pagpapakasal, at pagkakaroon ng mga anak dito, at pagkatapos ay matatapos na siya. Kaya, nagkasala si Omi na sinabi ang mga salitang ito. Tumulo ang luha mula sa matingkad na mga mata ni Ziyu at sinabing, Zhang San, ito ang unang beses na naging emosyonal ako tungkol sa isang lalaki, kahit na gusto mo si Lu Yuanqi, hindi ka sapat para sa kanya, kaya gagawin ko pa rin, lagi kang gusto. Haha, joke, ano Lu Yuanqi, hindi ako karapat dapat sa kanya, ay po. Si Lu Yuanqi ang ikalimang tao sa listahan ng henyo, hindi ka maaaring maging karapat-dapat para sa kanya, walang silbi na magustuhan mo siya, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong enerhiya, para hindi ka malungkot, doon. Maraming nagkakagusto sa kanya. Ipapaalam ko sa iyo kung hindi ako karapat-dapat sa kanya, hahalikan at sisubog ko siya sa harap mo. Mukhang galit si Ziyu at tumayo para maglakad palayo. Tumingin si Omi sa likod ni Purple Moon, isang buntong hininga sa loob, ang ganda-ganda, pero walang balak si Omi na mamitas, ang memory stone na ito ay tala lamang ng mundo ng kawalan, kasaysayan, ang mga totoong tao ay wala na, at ginamit ni Omi upang matugunan ang mga kababaihan sa iba pang mga bato ng memorya, tulad ng side phoenix o isang bagay, ang parehong, ang pagkakaiba lamang ay kung Omi talagang nakabuo ng mga damdamin dito, ngunit maaring gumugol ng isang buhay dito. Sa sandaling ito, sa piket ng Laotian Academy, naghintay si Nia Jing sa piket hall, naghintay siya dito, naghihintay ng resulta, sa huli, na bumasag sa bubong ng kanyang kapatid, at nagbanta rin na siya ang kanyang lolo, nitong hininga, siya, hindi rin makatiis ang pintuan ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, ilang piket mula sa labas ang pumasok. Kamusta? Nahanap mo na ba ang lalaki? Si Nia Jing ay abala sa pagtatanong. Magalang na sinabi ng piket kasamang estudyante na si Nia Jing, natagpuan ito. Mahusay, sabihin mo, sino ito, sigaw ni Nia Jing. Ang mga piket ay lubos na gumagalang kay Nia Jing, kung tutuusin, ang ikasampung tao sa listahan ng henyo ay may walang limitasyong kinabukasan, kahit na ang mga guro ay hindi nang ahas na masaktan, lalo pa sila. Ayon sa aming pagbisita sa pagsisiyasat, si Ding Year 2, ang estudyanteng iyon na kararating lang ngayon, na tinatawag na Zhang San, ay pumunta sa direksyong iyon ng dormitoryo ng iyong kapatid noong tanghali, at pinatunayan din ng isang saksi na si Zhang San talaga ang sumipa ng bato, ngunit hindi nakita ng saksing ito kung ang batong iyon ang bumasag sa bubong ng iyong kapatid. Upang maging patas, nagsagawa kami ng isa pang malalim na pagbisita, inilipat namin ang bato na dumurog sa iyong kapatid pabalik sa orihinal nitong lugar, nalaman namin na ito ay ganap na naaayon sa orihinal na mga marka, sa makatuwid, napagpasyahan namin na ang taong dumurog sa bubong ng iyong kapatid, ay walang alinlangan na si Zhang San. Bukod dito, batay sa aming nalaman tungkol sa karakter ni Zhang San, mas napagdesisyonan namin na siya iyon. Zhang San. Oo, nag-imbestiga kami at nalaman namin na itong si Zhang San, nakaka-enroll pa lang kaninang umaga at pumasok sa ikalawang klase ng Ding Grade, pagdating niya sa classroom, marahas niyang binugbog ang green china at pinadyak ang ulo sa lupa, lubhang marahas.